Kabanata 4741. Ang hindi matitinag na trono ni Stella ay nag-aapoy sa galit sa puso ni Samson. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Stella ng pagkakataon na ipagpatuloy ang pagkakasal-ubong. Nagkusa siyang hilahin si Charlie at sinabing, "Mr. Wade, alis na tayo." Tumango si Charlie, at hindi tumitingin kay Samson. Siya ay lumipat kasama si Stella at naglakad patungo sa pintuan ng villa kasama niya. Nang makitang aalis na sina Charlie at Stella, agad na nagsalita si Samson. "Miss Faye, mas mabuting layuan mo ang taong ito. Sa tingin ko ay itim ang kanyang kapalaran ngayon, at dapat may pagdanak ng dugo. Mag-ingat ka na idawit ka niya pagdating ng panahon." Medyo naiinis na sabi ni Stella, "Mister, you kung mayroon kang kaalaman sa sarili. Huwag mo na ulit kaming guluhin, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko." Nangako si Samson, "Miss Faye, nandito na ako mula noong bata pa ako. Pag-aaral ng metaphysics ng Feng Shui, at mayroon ding malalim na kaalaman sa mukha. Ang taong ito ay magkakaroon ng sakuna ngayon, para sa iyong kaligtasan. Iminumungkahi ko na mas mabuting layuan mo siya. Ito ang susunod na piraso ng taos pusong magagandang salita." Medyo hindi nakatiis si Stella, at magsasalita na sana. Pero naunang nagsalita si Charlie na nasa gilid at nakangiting tanong. "Master Yu, hindi ito madali, nakikita mo na mayroon akong madugong sakuna, maaari mo ba akong bigyan ng ilang mga payo?" Si Samson na may mahinang nguso, ay mayabang na nagsabi, gaya ng kasabihan. "Ang mga lihim ng langit ay hindi maaaring ilabas. Kung ibinunyag namin sa iyo ang mga sekreto ng Feng Shui Masters, makakasama ito sa aming merito. At saka, ang iyong sakuna ay napakalubha at ang iyong buhay ay nasa panganib. Mahirap ganap na sirain ang isang ritual na kaganapan. Kung talagang gusto mong sirain ko ito para sa iyo, lumuhag ka sa lupa at yumuko ng 3 beses at magmakaawa sa akin." Hindi napigilan ni Charlie na matawa, "Kung gusto mong gawin ito ngayon. Kung gayon, hindi ba't hindi ko matutunan ang aralin? Bakit hindi ko gawin ito ng ganito, maghihintay ako at tingnan kung darating ang sakuna ng liwanag ng dugo. At kung ito ay dumating, hindi pa huli ang lahat para magmakaawa sa iyo." Umisi si Samson, mukhang nawawala ka sa punto. "Hindi iiyak ang kabaong, hindi mahalaga, dahil hindi ka naniniwala sa akin. Maghintay at makita, ipaalam. Hindi pa huli ang lahat para hilingin sa akin na iligtas ka kapag natuto ka na ng leksyon." Umiti si Charlie at tumango, "Sige, maghihintay ako." Sa mga oras na ito, ang katulong ni Gerard na si Amin, ay lumabas sa villa. Nakita sina Charlie at Stella, at agad na humakbang nang may paggalang at sinabing, "Ginoo, Wade, Miss Faye, sinabi sa akin ni Mr. Liu na ay settle muna kayong lahat sa villa. Siya at ang pamilya ni Mr. Hogan ay papunta na." Bahagyang tumango si Charlie at naglakad papasok kasama si Stella. Ang Wu Family Villa ay bakante sa loob ng maraming taon. Kaya't ang pangkalahatang dekorasyon ay napakahusay na napanatili. Dahil naimbitahan ng isang kilalang designer na magdisenyo nito. Napakaraming mga klasikong elemento ang hindi mukhang luma kahit ngayon. Bukod dito, pinalitan ni Gerard ang halos lahat ng malambot na kasangkapan sa villa sa magdamag. Kaya ang villa sa kabuuan ay mukhang na-upgrade sa isang bagong antas. Inanyayahan ni Amin sina Charlie at Stella na maupo sa sofa sa sala. At pagkatapos ay nagtanong ng may paggalang, "Mr. Wade, Miss Faye, kailangan ba ninyong dalawa ng maiinom?" "May ihahanda ako." Kinawayan ni Charlie ang kanyang kamay at mahinahong sinabing, "Pwede ka na munang magtrabaho, huwag kang mag-alala sa amin." Tumango si Amin at nagmamadaling sinabi, "Okay, Mr. Wade. Pwede mo akong tawagan anytime kung may gagawin ka." With that, magalang na umalis si Amin sa sala. Si Charlie at Stella lang ang naiwan sa sala, kaya tinanong siya ni Stella. "Ginoo, Wade, napatay ba talaga ng kidlat si Yu Jinghai?" Bahagyang umiti si Charlie at tinanong siya, "Hindi mo ba narinig noon? Noong nasa Oris Hill ka, hindi mo ba ako naimbestigahan ng malinaw? Bakit hindi mo narinig ang tungkol dito?" Nahihiyang sinabi ni Stella, "Mr. Wade, ang desisyon na imbestigahan ka ng pribado ay talagang biglaan, okay. Masyado pang maaga para sa akin napigilan ang aking kabayo,
kaya hindi ako nag-imbestiga ng masyadong malalim. Umiti si Charlie at sinabing, huwag mo akong intindihin, hindi ko sinasadyang sisihin ka. Akala ko lang matalino kang tao objectively. Noong nasa Oris Hill ka, dapat ay nag-imbestiga ka na ng maraming bagay na may kaugnayan sa akin, kabilang ang insidente sa Yujing High. Mabilis na umiling si Stella, para sabihin sa iyo ang totoo, Mr. Wade. Wala talaga akong narinig tungkol kay Yujing High. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ito ay maginhawa para sa iyo? Tumango si Charlie at mahinahong sinabi, hindi ito abala, ngunit ang bagay na ito ay napakasimple. Nang dumating si Yujing High sa Oris Hill, nagkaroon siya ng kaunting alitan sa akin sa auction. Kaya nagtanim siya ng sama ng loob sa akin, at nang maglaon ay gusto niyang gamitin iyon. Ang kanyang maliit na mga natamo sa Feng Shui Metaphysics ay nagpaisip sa kanya na pinag-isa niya ang buong mundo ng metapisika. At sinubukan pa akong patayin sa Metaphysics Conference, kaya nahak ko siya hanggang sa mamatay. Ulalas ni Stella, maaakit talaga nito ang langit. Ang mystical method ng thunder slashing people to death. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala, tama ba? Umuso si Charlie at sinabing, ang ganitong bagay ay walang kakaiba o hindi kapanipaniwala. Sa katunayan, ito ay ang paggamit ng ilang espesyal na magic tool upang makakuha ng ilang espesyal na layunin. Ito ay walang iba kundi ang pagbabagong anyo ng enerhiya sa antas ng metapisiko. Pagkatapos magsalita, casual na sinabi ni Charlie, kung ipapakita mo sa mga sinaunang tao ang isang eroplano. Tiyak na iisipin nila na ito ay hindi kapanipaniwala, ngunit kung tatanungin mo ang sinumang mag-aaral sa junior high school sa modernong panahon. Sa prinsipyo ay makakapagbigay siya ng sagot sa pagsasabi na ang eroplano ay walang iba kundi ang pag-convert ng init sa gasolina sa jet power. At pagkatapos ay ang paggamit ng mga pakpak upang makabuo ng pagtaas, ang parehong ay totoo sa metapisiko na pamamaraan. Ngunit ang conversion ng enerhiya ng metaphysical method ay hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao. Kabanata 4742. Si Stella ay natakot, at pagkatapos ay nagsabi, kaya, si Yujing High ay mayroon ding mga tunay na kasanayan. Gaano ka panipaniwala si Samson na nagsabing maaari kang magkaroon ng madugong sakuna? Umiti si Charlie, medyo maikli pa ang kanyang natamo. Sa tingin ko siya at hindi ako ang may madugong sakuna ngayon. Kuwit. Sa oras na ito, sa looban ng villa, ibinaba ni Samson ang kanyang ulo na may napakasamang ekspresyon. At naglabas ng isang payat na bilog na bote na kasing laki ng hinlalaki mula sa kanyang Daoist robe. Ang buong katawan ng bilog na bote na ito ay hindi transparent. At imposibleng makita kung ano ang nasa loob. Maingat niyang binuksan ang takip sa ibabaw ng bilog na bote, at biglang lumabas ang baho mula rito. Napuno pala ng bulok at mabahong dugo ang bote. Kaagad pagkatapos, hindi mabilang na maliliit na uod ang lumabas mula sa dugo. Nagpapakita ng parang karayom na bibig na mas manipis kaysa sa isang buhok. Ang ganitong uri ng uod ay ang dugong lamok na binuhay ni Samson gamit ang dugo ng mga patay. Noong nasa Metaphysics Conference si Yujing High, naglabas din siya ng mga itim na lamok na kanyang pinalaki. Anumang lugar na nakagat ng gayong mga lamok ay hindi maiiwasang mabulok at maglalagnat. At daan-daang lamok ang sabay na aatake, kahit isang baka ay mamamatay sa maikling panahon at magiging isang tumpok ng bangkay. Gayunpaman, ang dugong lamok ni Samson ay bahagyang naiiba sa itim na lamok ng kanyang ama na si Yujing High. Ang mga itim na lamok ni Yujing High ay espesyal na pinalaki upang kitilin ang buhay ng mga tao. Tulad ng natal goo insects ni Kerry, pareho silang sandata para sa pagpatay ng mga tao. At ang dugong lamok ni Samson, ang lethality ay medyo mas malambot. Pagkatapos ng ganitong uri ng dugong lamok ay espesyal na nilinang. Ito ay ganap na makokontrol ng isip ni Samson, at kapag sila ay kumagat ng mga tao. Hindi sila sisipsipin ng dugo mula sa katawan ng tao. Ngunit maglalabas lamang ng isang kulturang katangian ng lason sa katawan. Ang lason na ito ay umiiral sa maraming dami sa tiwaling dugo ng lamok. Kaya ang lamok ay mayaman sa lason na ito. Maaari nitong gawing mahina ang mga kalamnan sa buong katawan. Nahihilo ang utak, at ang kakayahan sa reaksyon at kakayahan sa paghatol ay magiging mas malala kaysa karaniwan.
Higit sa iilan ay maaaring maging sanhi ng mataas na lagnat at pagkalito. Sa sapat na malalaking doses, ang lason ay maaari ding nakamamatay. Sa normal na kalagayan, hindi ginagamit ni Samson ang ganitong uri ng dugong lamok para pumatay ng mga tao. Ngunit gumagamit ng ganitong uri ng lamok na may dugo para gumawa ng bitag para manghuli ng mga target na customer. Pipili muna si Samson ng target na customer, at pagkatapos ay gagamitin ang hitsura bilang entry point. Ang pag-aangkin na ang kabilang partido ay may madugong sakuna, at kahit isang masamang espiritu ay tumagilid. Gayunpaman, kung ang kabilang partido ay hindi nakakaramdam ng anumang kakulangan sa ginhawa sa kanyang katawan, siya ay natural na maghinala sa kanyang mga salita. Hindi natatakot si Samson sa hinala ng kabilang partido. Kung hindi naniniwala ang kabilang partido, sasamantalahin niya ang pagkakataon na tahimik na palabasan ang mga dugong lamok at hayaan silang kumagat sa kabilang partido. Matapos makagat ng dugong lamok ang kabilang partido, hindi magtatagal para lumitaw ang buong tao sa isang estado ng pagkalito. At kahit ang paglalakad ay manghihina ang kanyang mga binti at madidilim ang kanyang mga mata, ang ganitong sitwasyon ay halos kapareho ng tinatawag na masamang espiritu, o ang pakiramdam ng multo sa katawan. Sa ganitong paraan, natural na may isip ng kabilang partido ang kanyang mga naunang salita. At unti-unting naniwala sa sinabi niya. Bukod dito, ang mga tao sa estadong ito ay napakahilig din sa pagbangga, pagkahulog, gumugulong, o aksidente sa sasakyan, at kung nasa labas, madali din silang matamaan ng ibang mga naglalakad at sasakyan. Kung ang kliyente ay nasugatan, madaling makakita ng dugo, kaya maaari itong tumutugma sa sakuna ng dugo na binanggit niya kanina. Pagkatapos ng personal na karanasan, karamihan sa mga customer ay magpanik at pipili ng landas. Iniisip na si Samson ay talagang isang master, at pinipili na walang pasubali na magtiwala sa kanyang mga salita, at humingi sa kanya ng tulong sa anumang halaga. At si Samson ay mayroon ding espesyal na panlunas sa mga lason sa dugo ng lamok. Kapag humingi ng tulong sa kanya ang isang kliyente, maningil muna siya ng malaking bayad at pagkatapos ay magsasagawa ng peking ritual. Sa pagtatapos ng ritual, hiniling niya sa kliyente na magdala ng isang basong tubig. At pagkatapos ay nag-apoy ng anteng-anteng na sinulat niya sa mismong lugar. At pagkatapos ay iwiwisak ang abo ng anteng-anteng sa tubig na inihanda mismo ng kliyente at pinainom ito. Sa proseso ng paghahagis ng abo sa isang tasa, gagamitin niya ang karaniwang pagkabulag ng salamangkero. Upang tahimik na ilagay ang panlunas sa tubig, upang hanggat inumin ng customer ang tasang tubig na ito, ang lahat ng kakulangan sa ginhawa ay gagaling. Gayunpaman, hindi alam ng kliyente na ang lahat ng ito ay talagang isang bitag na itinakda niya. Dahil personal na naranasan ng mga customer ang buong proseso mula sa mabuti hanggang sa masama. At mula sa masama hanggang sa mabuti, natural nilang iisipin na ang taong ito ay talagang isang master. At mula noon, igagalang at igagalang nila siya ng mataas. Ginamit ni Samson ang pamamaraang ito upang linlanggan ang maraming mayayamang tao sa Hong Kong. At kumita na siya ng malaki. Ngayon, plano niyang gamitin ang paraang ito para mag-set up ng set para kay Charlie. Sa sandaling ito, naisip niya sa sarili, hanggat nakikita ng may apelidong Wade ang dugo. At hinayaan ko siyang lumuhod sa lupa at nagmakaawa sa akin na tulungan siyang malutas ang problema. Si Stella ay tiyak na titingin sa akin ng may paghanga, at sa parehong oras. Talagang madidismaya siya sa apelidong Wade. Mayroon akong pagkakataon na palitan ang apelyido na Wade at maging maharlikang feng shui master ni Stella. Kabanata 4743. Pagkatapos niyang magpas siya na gamitin si Charlie para magbukas ng kayamanan para sa kanyang sarili. Nilaslas ni Samson ang dulo ng hintuturo ng kaliwang kamay gamit ang punyal sa itaas ng lalagyan ng lamok. Sa sandaling tumulo ang sariwang dugo sa lalagyan. Ang bahagi ng dugong larvae ng lamok na lumulutang sa tuktok na layer. Direktang tumawid sa proseso ng normal na lamok na nagiging pupae. At agad na lumitaw ang isang pares ng halos transparent na mga pakpak. Pagkaraan, ang mga lamok na ito ay sunod-sunod na lumipad palabas ng lalagyan. Lumilipad ng paikot 3 metro sa itaas ng ulo ni Samson. Dahil ang mga lamok na ito ay napakaliit, kapag sila ay lumilipad sa langit,
Hindi sila mahahanap ng ibang tao sa mata. Gumamit kaagad si Samson ng isang espesyal na formula upang himukin ang grupo ng mga dugong lamok na lumipad patungo sa villa. Sa mga oras na ito, sa sala ng villa, nakikipag-chat si Charlie kay Stella. Sa sandaling pumasok ang mahigit 20 dugong lamok sa villa sa pamamagitan ng siwang ng pinto. Napansin na ni Charlie ang abnormalidad. Bagaman ang espesyal na amoy ng dugo ay hindi nakita ng iba. Para kay Charlie, imposibleng makatakas sa kanyang mga mata. Nang mapansin niya ang mahigit 20 dugong lamok na lumilipad, nahulaan niya na ito ay isang masamang paraan ni Samson. Gayunpaman, ang kabagsikan ng lamok na ito sa dugo ay mas malala pa kaysa sa ang itim na lamok ng kanyang ama na si Eugene Hai at ang gooworm na nagbabanta sa buhay ng kanyang amo na si Carrie. Gayunpaman, kung sakali, sinabi ni Charlie kay Stella, "Miss Faye, tulungan mo akong maghanda ng isang tasa ng tsaa." Hindi na masyadong nag-isip si Stella, tumanggo agad siya at sinabing, "Pupunta ako at tingnan kung nasaan ang tea room. Mr. Wade, mangyaring maghintay ng ilang sandali." Bahagyang tumanggo si Charlie, ayaw niya talagang uminom ng tsaa pero gusto niyang paalisan si Stella. Nang tumayo si Stella para hanapin ang tea room, umabot din ng 2 metro sa itaas ng ulo ni Charlie ang grupo ng mga dugong lamok. Ang mga lamok sa dugo ay napaka-alerto. Hindi sila direktang lumipad patungo sa kanya. Ngunit lumipad muna sa tuktok ng kanyang ulo. Sinusubukang maglunsad ng palihim na pag-atake sa kanya mula sa blind spot ng kanyang paningin. Gayunpaman, kahit na ang ganitong uri ng bagay ay may napakataas na antas ng tagumpay laban sa mga ordinaryong tao. Sa harap ni Charlie, ito ay mas bata kaysa sa pinakamaisip. Sa oras na ito, bahagyang itinaas ni Charlie ang kanyang kamay, at ang espiritual na enerhiya ay lumabas sa kanyang katawan. Ang higit sa 20 dugong lamok na nakatitig sa kanya, nawala ang lahat ng kanilang kakayahang kumilos sa isang iglap. At na-freeze lang sila sa hangin na parang tumigil ang oras. Pagkatapos, hinawakan ni Charlie ang hangin gamit ang kanyang malaking kamay. Mahigit 20 dugong lamok ang nahuli lahat sa kanyang palad. Tumingin siya sa ibaba at hindi napigil ang tumawa ng mahina. Talagang anak ito ni Eugene Hai, at ang mga bagay na pinaglalaroan nilang dalawa ay hindi gaanong naiiba. Dahil doon, binalak ni Charlie na gawing pulbos ang mga lamok na ito sa dugo. Gayunpaman, mabilis siyang nagkaroon ng ideya at lihim na sinabi. Dahil ang batang ito ay mahilig makipaglaro sa lamok, bakit hindi ko siya bigyan ng sorpresa? Kaya, tiningnan ni Charlie ang dugong lamok sa kanyang kamay. At agad na inilagay ang kanyang espiritual na enerhiya sa dugo ng mga lamok. Kaagad pagkatapos, nakita niya ang mga lamok na ito, tulad ng mga lobo na pinasabog. Agad na pinalawak mula sa isang katawan na wala pang 1 sentimetro ang haba, at sa wakas ay lumaki sa laki ng isang putakti. Lumobaw ito ng 12-12 beses sa isang iglap. Ang pagpapakita ng mga nilalang na ito ay lubhang kahindik-hindik sa isang iglap. Dahil lang balut sa aura, ang mga lamok na may dugo ay parang mga specimen, hindi gumagalaw sa oras na ito. Kabanata 4,744. Lumingga-lingga si Charlie sa sala, at pagkatapos ay nakakita ng isang ornamental na bote ng porselana. Kaya agad niyang inilagay ang malalaking dugong lamok na ito sa bote pansamantala. Sa oras na ito, lumapit si Stella na may dalang tasa ng tsaa, ngumiti, at sinabi kay Charlie. "Ginoo, Wade, naghanda ako ng 1 tasa ng itim na tsaa para sa iyo, maaari mong subukan ito." "Salamat." Bahagyang ngumiti si Charlie at kinuha ang tasa ng tsaa. Umigup siya, at nakangiting sinabi, "Hindi masama ang tsaang ito. Ito ay dapat ang pinakamahusay na itim na tsaa na magagamit sa merkado." Mukhang walang pakialam si Leo Jiewi sa pagkakataong ito. Tumanggo si Stella at nakangiting sinabi. Tapos, si Mr. Wade ang nagutos. Hindi dapat manggahas si Mr. Leo na pabayaan siya. Kasabay nito, biglang sumama ang pakiramdam ni Samson sa bakuran. Ang mga dugong lamok na natapos ang kanilang huling paglitaw pagkatapos inumin ang kanyang dugo ay konektado sa kanyang kamalayan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga lamok na may dugo ay maaaring sumunod sa kanyang mga tagubilin. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay tuluyan ang nawala ang koneksyon sa pagitan niya at ng mga lamok na iyon sa dugo. At hindi na niya maramdaman ang kanilang pag-iral.
Kahit na ang lamok sa dugo ay mukhang hindi mahalata, ang mga ito ay napakamahal. Katutubo sa Thailand at nilinang ng mga Thai shaman na may langis ng bangkay ng tao. Dahil sa kahirapan ng pagtatanim at napakababa ng ani, napakataas ng presyo. Malaki rin ang ginastos ni Samson para makabili ng isang batch mula sa Thailand. At ang pangunahing punto ay kapag ang mga Thai shaman ay nagbebenta ng ganitong uri ng lamok na may dugo. Gumagamit sila ng mga espesyal na pamamaraan para salain ang mga lamok na may dugong lalaki. Kaya lahat ng lamok na binili ni Samson ay pawang mga babaeng lamok. At ang babaeng lamok ay hindi sumisipsip ng dugo. Hindi ito maaaring magparami, kaya para sa kanya, ang bawat dugong lamok ay napakahalaga. At naglabas lang si Samson ng mahigit 20 dugong lamok sa isang hininga. Na kung saan ay na-accounted para sa kalahati ng lahat ng kanyang dugo lamok. Si Samson ay hindi nang ahas na pakawalan ang natitirang kalahati ng mga lamok na may dugo. Kaya binalak niyang pumasok sa villa para tingnan kung ano ang nangyari. Naisip niya kung talagang may kakayahan ang Charlie na iyon natanggalin ang lahat ng dugong lamok. Pagkatapos ay kailangan niyang baguhin ang kanyang diskarte. Kung hindi, kapag nabura ang mga lamok na ito ng dugo, siya ay magdaranas ng matinding pagkalugi. Kaya, bago dumating ang motorcade ni Liu Jiewei, naglakad siya papunta sa villa, kumatok sa pinto. At pumasok na nang hindi na hinintay na sumagot ang mga tao sa loob. Pagkapasok na pagkapasok niya sa villa, nakita ni Samson si Charlie na nakaupo sa sofa at umiinom ng tsaa. Sa oras na ito, walang bakas ng dugong lamok sa buong sala. Ang nakakapagtaka pa ay kahit ang espesyal na dagwang amoy ng dugong lamok ay nagpapasama sa kanya. Hindi maamoy ito, siya ang pinaka-sensitive sa ganoong klase ng amoy. Kahit konti lang ay na-detect na niya agad. Gayunpaman, walang bakas ng mga lamok sa villa na ito, na labis na ikinagulat niya. Sa sandaling ito, nagtanong si Charlie na may malaking interes. Master Yu, anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba inihahanda ang ritual sa labas? Gusto mo rin bang uminom ng tsaa sa akin? Pinigilan ni Samson ang pagkagulat at hindi paniniwala sa kanyang puso. Kumunot ang noo at tumingin kay Charlie, at malamig na sinabi, sa tingin ko ikaw, na malapit nang magkaroon ng madugong sakuna. Nakakaawa talaga, at ayoko talagang mamatay. Pagkatapos magsalita, mayabang niyang sinabi, bakit hindi mo gawin ito? Bitawan mo ako at humingi ng tawad. Hahayaan ko na lang ang nangyari kanina. At bigyan ka ng isang mahiwagang anteng-anteng upang sirain ang iyong kapahamakan. Kabanata 4,745. Umiti si Charlie at seryosong sinabi, Master Yu, huwag mong itago. Sabi mo, mas marami pa akong nagagawang gumamit ng ilang feng shui techniques. Nakikita kong kinakabahan ka, wala kang Panginoon, ang iyong mga uod ay itim, ang iyong mga labi ay kulay ube. At ang pinakamahalagang bagay ay ang iyong kaliwang kilay ay pinagsama at ang iyong kanang kilay ay nakakalat. Ikaw ay irritable at galit, ang mga taong tulad mo ay talagang madugong sakuna. Sumimangot si Samson, anak, hindi ka natatakot mag-flash ng iyong dila kapag nagsasalita ka ng malaki. Masayang sinabi ni Charlie, hindi ako nagsasalita ng malaki, narito ka ngayon. Ginawa ko lang ang matematika para sa iyo sa aking puso. Ang pinakakailangan mong alalahanin ngayon ay ang mga ahas, bulate, daga, at langgam. Ano ang sinasabi niya? Mga ahas, uod, daga, at langgam. Kumunot ang noo ni Samson, nakaramdam ng kaba ng bigla. Ang pinakakinatatakutan niya ay may ibig sabihin talaga ang sinabi ni Charlie. Posible ba talagang nakatiklop ang dugo kung lamok sa mga kamay niya? Pero, hindi dapat. Kung ang dugo kung lamok ay namatay talaga sa mga kamay nito. At least, nararamdaman ko. Higit pa rito, ang tiyan ng dugong lamok ay puno ng tiwali at lubhang nakakalason na tubig sa dugo. Kung may napatay dito, mas mabigat lang ang dagwang amoy. Ngunit walang madugong amoy dito na parang walang dugo ang mga lamok. Mukhang hindi pa sila nakapunta dito. Sa pag-iisip nito, inaliw ni Samson ang kanyang sarili sa kanyang puso. Kahit na may pagkakamali sa isang tiyak na link, wala itong kinalaman sa may apelyidong Wade na ito. Kaya sumanggot siya ng malamig at tumingin kay Charlie, ano? Sinabi mo na mayroon akong kapahamakan sa dugo. Sinabi mo lang ba sa akin na mag-ingat sa ahas,
uod, daga, at langgam. Oo, tumango si Charlie at nakangiting sinabi, huwag mong maliitin ang mga bagay na ito. Isang makapangyarihang karakter, natatakot akong papatayin ka. Sinabi ni Samson nang may pang-aalipusta, talagang alam mo kung paano samantalahin ang mga butas. Ang panahon sa Hong Kong ay mainit at mahalumigmig, maraming lamok. At hindi mo mapipigilan. Sinasabi mo na mayroon akong madugong sakuna. Hindi kaya nahuli iyon ng lamok. Ibinibilang ba ito bilang isang kagat? Tumingin siya kay Stella, na nasa tabi niya, at nagtanong. Miss Fay, to be fair, napakaraming lamok sa Hong Kong, at kung ang mga lamok ay sumisipsip ng dugo. Ito ay maituturing na isang madugong kalamidad. Kung gayon, ilang tao sa Hong Kong ang makakatakas. Sinabi ni Stella, naniniwala ako na ang sinabi ni Mr. Wade ay talagang hindi ang ibig niyang sabihin. Seryosong sinabi ni Charlie sa gilid, Miss Fay, ito talaga ang ibig kong sabihin. Ibig sabihin, nakalkula ko lang para sa kanya, ang kanyang madugong sakuna ay dulot ng lamok. Umisi si Samson, may mga lamok saan man sa Hong Kong, anong uri ng madugong sakuna ito? Tulad ng sinabi niya, may naalala siya, at sadyang tinanong si Stella. Miss Fay, dapat marami kang nakitang lamok sa villa na ito, di ba? Lamok. Napakunot ang noo ni Stella at nagdududang nagtanong. Wala akong nakitang lamok dito. Lalong naguluhan si Samson, at hindi niya maiwasang isipin. Lagi nang kasama ni Stella si Charlie. Kung wala siyang nakitang lamok. Kung gayon ang aking mga dugong lamok ay hindi dapat nasa kamay nitong may apelyidong Wade. Ngunit saan sila maaaring pumunta? Bakit wala akong mahanap na bakas? Nang siya ay naguguluhan, bahagyang ngumiti si Charlie at seryosong sinabi. Ginoo, you, alang-alang sa relasyon ng tatay mo sa akin. Kung kaya mong lumuhad at yumuko ng 3 beses. Kung gayon, maipapakita ko ang malaking awa at tulungan kang malampasan ang sakuna na ito. Dim, sampain si Samson sa loob-loob, hindi ba yun lang ang sinabi ko sa kanya? How dare this guy na gamitin ang mga salita ko para ipahiya ako? Kabanata 4,746. Si Samson, na labis na nagalit, ay ngumisi, Wade, mukhang ignorante ka talaga. Dahil iyon ang kaso, hihintayin ko ang sandaling lumuhad ka at humingi ng awa. Pagkatapos noon ay galit siyang tumalikod at itinaas ang mga paa para maghanda sa paglabas. Sa oras na ito, ipinikit ni Charlie ang kanyang mga mata saglit, at sa susunod na sandali. Mula sa ceramic bottle na nakalagay sa hindi kalayuan, mahigit 20 naglalakihang insekto ang mabilis na lumipad palabas. Ang mga higanteng lamok na parang putakti, na ang bawat isa ay kasing kapal ng hinliliit ng isang may sapat na gulang, ay lubhang nakakatakot. Isa sa mga katangian ng mga lamok na ito sa dugo ay halos walang paggalaw kapag lumilipad. Kaya hindi napansin ni Stella at Samson ang sitwasyong ito. Ang dugong lamok mismo ay napapalibutan ng aura ni Charlie. At hindi naglabas ng kahit anong madugong amoy, kaya hindi ito napansin ni Samson. Ito ay noong pinalipad sila ni Charlie sa tuktok ng ulo ni Samson. Magiliw niyang ipinaalala, Master Yu, mag-ingat sa malaking lamok. Ibinaling ni Samson ang kanyang ulo ng hindi malay. At ang mahigit 20 malalaking lamok na may dugo ay lumipad na sa kanyang harapan mula sa taas. Ang unang reaksyon ni Samson ay nagulat, at naisip niya sa kanyang sarili. Fuck, hindi ba ito ang mga lamok ko sa dugo? At ang kanyang pangalawang reaksyon ay naging isang takot, at siya ay sumigaw. Damn it! Paano lumaki itong mga lamok na may dugo? May matinding pananakit sa magkabilang braso at binti. Ang mga bibig ng mga lamok na ito sa dugo ay nagbago mula sa kapal ng isang buhok hanggang sa mga karayom ng isang hiringgilya. Makapal, mahaba, at napakahirap. Ang ganitong uri ng nakatutuwang tusok ay mas malala pa kaysa sa putakti. Bukod dito, ang mga katawan ng mga lamok na ito ay naging mas malaki. At ang kamandag sa kanilang mga katawan ay dumami din ng husto. Naagad na naging sanhi ng matinding sakit ni Samson at napaupo siya sa lupa habang umiiyak. Namutla ang mukha ni Stella sa takot. Lumaki siya ng napakalaki, at hindi pa siya nakakita ng ganoong kalaking lamok. Bilang karagdagan, ang mga batang babae ay napakasensitibo sa ganitong uri ng bagay.
Kaya hindi niya namamalayan na nagtago sa mga bisig ni Charlie at ginamit ang kanyang mga kamay nang hindi sinasadya. Tinakpan niya ang kanyang mukha, sa takot na baka dumating ang nakakatakot na malaking lamok at kagatin siya. Naramdaman ni Charlie ang malambot na katawan ni Stella at ang nakakapreskong halimuyak sa kanyang katawan. At medyo hindi natural na sinabi, "Miss Faye, huwag kang matakot. Ang mga lamok na ito ay hindi darating upang kagatin ka, kinikilala lamang nila si Master Yu." Kinakabahang tanong ni Stella, "Mr. Wade, sigurado ka ba? Nakakakilala ng tao ang lamok na ito." "Siyempre," itinuro ni Charlie si Samson, na umiiyak at sumisigaw sa lupa, at nakangiting sinabi. "Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo siya." Tiningnang mabuti ni Stella, at mayroong higit sa 20 nakakatakot na malalaking lamok na ipinako sa katawan ni Samson. Ngunit ang bawat lamok ay hindi nakasingkapal ng dati bagkus ay lubhang nalalante sa mata. Ito ay higit sa lahat dahil ang mga lamok sa dugo mismo ay hindi sumisipsip ng dugo. Itinurok lamang nila ang napakalaso na bulok na dugo na naabsorb nila sa katawan ng inatake. At ngayon, naipasok na ng mga lamok na ito ang lahat ng bulok na dugo sa katawan kay Samson. Naramdaman lamang ni Samson ang hindi matiis na sakit sa buong katawan, at nakaramdam din siya ng labis na panghihina at pag-ikot. Kaya't hindi niya namamali na nagpunta upang kunin ang panlunas sa kanyang bulsa. Pero dahil maraming dugong kagat ng lamok sa kamay niya, sobrang sakit. Kung walang lakas, hawakan man ng kamay ang bote ng panlunas ay hindi niya ito mabubunot. Sa sandaling ito, labis na natakot si Samson. Alam niyang napakalaso ng mga lamok sa dugo. Noong nakaraan, bihira silang pumatay ng tao dahil maliit ang dosis. Ngunit ngayon ay malaki na ang dosis ng kanyang pagkalason. Ito ay dadaloy sa buong katawan, at sa huli, ang lason ay papatay. Kaya, tumingin lamang siya kay Charlie nang walang magawa, at humihingi ng mahina. "Wade, Mr. Wade, pakiusap tumulong, pakiusap." Umiti si Charlie at sinabi ko kanina na mayroon kang madugong sakuna. Pero hindi ka naniwala, naniniwala ka na ba ngayon? "Maniwala ka, naniniwala ako," sabi ni Samson. Ang kanyang mukha ay namutla, at maging ang kanyang mga labi ay nawala ng bakas ng dugo. Pakiramdam niya ay lumalala ang mga palatandaan ng kanyang pagkalason, at tila nasa bingit na siya ng kamatayan. Kaya napaiyak siya sa takot at sinabing, "Wade, Mr. Wade, dot ako, ayokong mamatay, Mr. Wade. Nakikiusap ako sa iyo, maawa ka, tulungan mo akong makuha ang panlunas, iinuman ko ito, nakikiusap ako sa iyo." Takang tanong ni Charlie, "Kakaiba, bakit mayroon kang espesyal na panlunas? Baka ba ikaw ang nagpalaki ng mga lamok na ito?" Hanggang ngayon, hindi nang ahas si Samson na itago ito, kaya tapat lang niyang nasabi. "Oo, tinaas ko, pero hindi rin. Alam ko, hindi ko alam kung bakit, bigla silang naging, sobrang laki. Ginoo, Wade, naghihingalo na ako. Nakikiusap ako sa iyo, pakiusap iligtas mo ako, Mr. Wade." Kabanata 4,747. Nang makitang si Samson ay tila nasa bingit ng kamatayan, si Charlie ay umiling nang walang magawa. "Hindi ka kumbinsido na magkakaroon ka ng madugong sakuna. At ngayon ikaw ay naging ibon na ito. At hilingin sa akin na tulungan kang tapusin ang laro. Hindi ka ba nahihiya?" Nakiusap si Samson, "Mr. Wade, nandito ako, alam kong mali ako. Ngayon gusto ko lang panatilihin ang buhay ng asong ito. Para makabalik ako sa pamilya ko, stay for a while." Bahagyang sinabi ni Charlie, "Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mamatay, kahit na hindi ngayon. Kung tutusin, housewarming ngayon ni Uncle Chen, malas talaga kung dito ka mamatay." Dahil doon, humakbang siya pasulong, kumuha ng isang pakete ng pulbos na panggamot sa bulsa ni Samson. At nagtanong, "Ito ba ang panlunas?" "Oo," tumanggaw si Samson na parang bawang. Ibinuko ni Charlie ang kanyang bibig at nagsali ng isang buong pakete ng medicinal powder dito. Nagpasalamat si Samson, "Mr. Ang biyayang Nagel iligtas buhay ni Wade, hindi ko makakalimutan." Umisi si Charlie at sinabing, "Huwag mo akong pasalamatan ng maaga. Ang mga lamok na ito ngayon ay mas malaki, ang kamandag sa katawan ay dapat na tumaas ng maraming beses.
At sa palagay ko ay hindi sapat para sa iyong antidote na ipakita ang mga epekto ng pagpapagaling. Saglit na matamlay ang ekspresyon ni Samson, tama si Charlie. Sa ganitong laki ng higit sa 20 higanteng lamok sa dugo ngayon. Ang kapasidad ng laso na dala ay malamang na hindi bababa sa 10 beses na mas mataas. And his own antidote, I'm afraid it's really not enough. Ang sitwasyon ay ang inaasahan ni Charlie. Napakaraming lason sa katawan ni Samson, na matagal nang lumampas sa pinakamataas na limitasyon ng kung ano ang maaaring hawakan ng antidote. Kaya't ang kalagayan ni Samson ay hindi bumuti ng malaki. At ang mga lugar kung saan siya nakagat ng mga dugong lamok ay halatang lumabas sa isang malawak na lugar. Naglalagnat, parang ilang araw na nabubulok ang sugat. Sa sobrang takot ni Samson ay umiyak siya at sinabi, Mr. Wade, iligtas mo ako, Mr. Wade. Umiti si Charlie at sinabing, gusto mo ng antidote, pinakain na kita. Paano mo gustong tulungan kita? Wala akong antidote na katulad mo. Umiyak si Samson at nagsabi, o tumawag ka sa akin ng ambulansya. Kapag hinaila ko ito, tiyak na mamamatay ako. Umiti si Charlie at sinabi, ikaw ay sikat na U-Master. Hindi ba medyo nakakahiya na hilahin ng ambulansya? Nagmamadaling umiling si Samson at sinabi, walang kahihiyan, walang kahihiyan. Pakiusap, tawagan mo ako ng ambulansya. Sa oras na ito, tuluyan na siyang nawalan ng mukha at dignidad. Alam na alam niya ang malupit na toxicity ng mga lamok sa dugo. Pagamat ngayon lang siya uminom ng antidote, pansamantala lang niyang napigilan ang pagkalat ng lason sa kanyang mga laman loob. Ngunit ang kanyang mga sugat ay naglalagnat pa rin sa napakabilis na bilis. Malapit na itong mabulok sa bangkay. Kaya naman sa ngayon, sa ospital lang ako makakaligtas. Kung maaari siyang pumunta sa ospital sa lalong madaling panahon upang alisin ang lahat ng bangkay. Magsagawa ng hemodialysis sa parehong oras. At tuluyang harangin ang pagkalat ng kamandag, baka magkaroon siya ng buhay. Tumingin sa kanya si Charlie sa oras na ito at nakangiting nagtanong. Ginoo, you, hindi ka curious, bakit ang laki ng mga lamok na pinalaki mo? Si Samson ay tumingin kay Charlie ng may takot at bumulong, ginawa mo. Tumango si Charlie at nakangiting sinabi, oo, napakaliit ng mga lamok mo. Kung ako sa iyo, mahihiya akong ilabas sila. Kaya mabait akong tinulungan ang iyong mga sidlang at hinihikayat silang lumaki. Paano ito, nasiyahan ka ba sa epekto? Kabanata 4,748. Nagtanong si Samson sa takot, paano ito posible, ikaw, sino ka? Umiti si Charlie at sinabing, hindi ko ito itatago sa iyo. Ako ang nagdulot ng kidlat upang patayin ang iyong ama na si Yujing Hai. Ang mga salita ni Charlie ay hindi lamang nagpalipad sa kaluluwa ni Samson kundi maging si Stella ay kinilabutan. Si Samson ay tumingin kay Charlie ng may takot, at hindi makapaniwalang nagtanong. Aking, dot ama ko, siya, patay na ba talaga siya? Tumango si Charlie, siya ay tulad mo, nagustuhan niya ang pagpapalaki ng ganitong uri ng mga bagay. Mga lamok na hindi makapunta sa mesa, at gusto ng iyong Panginoon na si Carrie Zua na panatilihin ang ganoong uri ng mga insektong goo. Mahilig siyang kumain ng utak ng tao, kaya inalis ko na lang ang pinsala para sa mga tao at ipinadala silang dalawa sa impyerno. Ano, Master Zuan din, desperado na si Samson. Hindi na siya nagduda sa sinabi ni Charlie, dahil sinabi sa kanya ng kanyang intuition na tiyak na hindi nagbibiro sa kanya si Charlie. Gayunpaman, wala na siyang pakialam sa pagkamuhi kay Charlie, maaari na lamang niyang pakiusap na may luha sa kanyang mukha. Ginoo, Wade, hanggat, Mail iligtas mo ang buhay ko. Ako, hinding-hindi na, gagawa ng mali. Umiti si Charlie at sinabi, hindi ka ba natatakot sa kamatayan, maaari akong tumawag ng ambulansya para sa iyo. At ang antidote na ngayon ay gumagana sa iyong tiyan, kaya hindi ito magiging isang malaking problema sa ilang sandali. Sa pagsasalita tungkol dito, binago ni Charlie ang kanyang mga salita at mahinang sinabi. Ngunit nakikita ko ang sugat sa iyong ulo, ang lason ay nagsimulang tumagos sa utak. Tinatayang malapit ka ng mawalan ng malay, at pagkatapos ay hindi ka na madyay gising muli. Si Samson ay nanginginig ng marahas sa takot, at siya ay nagsumamo ng labis. Ginoo,
Wade, ikaw ay isang taong may dakilang supernatural na kapangyarihan. Mangyaring itaas ang iyong kamay. Umiling si Charlie at seryosong sinabi. Ang ugat ng ganitong uri ng bagay ay hindi kailanman magmakaawa sa iba na bigyan ka ng mataas na kamay. Ngunit kailangan mong magbigay ng mataas na kamay sa iba. Hindi ko nais na abalahin ang aking sarili sa iyo ngayon, ngunit paulit-ulit kang naging provocative. Tahimik mong pinakawala ng mga masasamang bagay para salakayin ako, at ganoon din ang pakikitungo mo sa iba. Sumigaw si Samson at sinabi, Mr. Wade, ngayong taon, ako ay 23 years old pa lang ako ngayong taon, ay, ayokong mamatay. Walang magawang sinabi ni Charlie, ayaw mong mamatay. Bakit ka nag-aalaga ng mga pervert na lamok? Hindi ba ito ang paghuhukay ng sarili mong libingan? Si Samson ay nag-iisip pa rin sa sandaling ito habang siya ay humingi ng awa. Nakaramdam siya ng matinding pananakit sa buong ulo. At maging ang kanyang kamalayan ay nagsimulang magkaroon ng ilang kaguluhan. Nang makita ang kanyang kalunos lunos na kalagayan, alam ni Charlie na ang laso ng dugong lamok ay sumalakay sa kanyang utak. Kaya kinuha niya ang kanyang cellphone at tumawag ng emergency number. Ang Shixon Road ay karapat-dapat na maging pinakamahalagang luxury residential area sa Hong Kong. Mayroong isang sopistikadong pangkalahatang ospital sa paanan ng Shixon Road. Bukod dito, dahil ang mga may-ari ng Shizhan Dao ay nagbigay ng sponsorship sa ospital na ito. Ang ospital ay may dalawang ambulansya na nakalaan para kay Shizhan Dao sa buong taon. Sa makatuwid, pagkatapos tawagan ni Charlie ang emergency na tawag, makalipas lamang ng 6 o 7 minuto. Direktang nagmaneho ang isang ambulansya sa looban ng villa. Pinuhat ng emergency doctor at ilang nurse ang stretcher nang mabilis hanggat maaari at tumakbo papasok sa villa. Sa oras na ito, nawalan ng malay si Samson at Nahimate. Nang makita ng mga doktor at nurse na ito si Samson na nakahandusay sa lupa. Lahat sila ay natakot sa kalunos lunos na sitwasyon sa kanilang harapan. Ang mukha, ulo, katawan, at mga paa ni Samson ay puno ng mga ulcer na kasing laki ng mga bola ng ping-pong. Kabanata 4,749. Ilang katulong na pumasok kasama ang mga doktor at nurse. At maging ang katulong ni Gerard na si Amin, ay takot na hindi sila nakaimik. Ang emergency na doktor ay hindi alam kung saan magsisimula ng ilang sandali. At mabilis na tinanong si Charlie na nasa tabi niya, ano ang problema sa kanya. Nagkibit-balikat si Charlie at sinabing, Mr. Nag-iingat siyo ng isang grupo ng mga kakaibang lamok. At saka hindi ko alam kung bakit siya nakagat ng mga lamok na ito. Dapat mong bilasan at dalhin siya sa ospital para sa emerhensyang paggamot. At kung ipagpaliban mo pa ito, hindi na niya ito magagawa. Hindi napigilan ng emergency na doktor na maging medyo nalilito at nabigla. Ito, nakakailang, ano ang maaaring sakta ng lamok sa mga taong ganito? Pagkatapos magsalita, mabilis niyang inutusan ang nurse sa tabi niya, bilasan mo, pasakayin mo ang mga tao sa kotse. Dumagundong ang ambulansya at inilayo sa villa si Samson, na nasa isang malalim na pagkawala ng malay. Ang lahat ng iba sa pinangyarihan ay nagkaroon din ng matagal na takot, hindi alam kung ano ang gagawin ng ilang sandali. Ang katulong ni Gerard, si Amin, ay may kaunting alam tungkol kay Samson. At nahulaan na ang taong ito ay maaaring nagtaas ng isang bagay na hindi maganda. At siya mismo ang napunta sa kalunos lunos na sitwasyon ngayon lang. At siya ay tamad na alagaan ang buhay at kamatayan ni Samson. Ngunit ang mapalad na oras ay malapit na, at ang pamilya ni na Gerard at Hogan ay darating din sa villa. Ayon sa pamamaraan, pagkarating nila sa villa, magkakaroon muna sila ng grand housewarming ceremony. Bilang karagdagan sa Lion Dance Team sa labas ng pinto, ang pinakamahalagang bagay ay talagang ang ritual na pinamunuan ni Samson. Gayunpaman, bago dumating ang taong lilipat sa bagong bahay, ang Feng Shui Master na mamumuno sa seremonya ng housewarming ay inalis. Sa pamamagitan ng isang ambulansya na may kakaibang malubhang pinsala, hindi niya alam kung paano haharapin ang susunod na sitwasyon. Kaya't si Charlie lang ang nahanap niya at kinakabahang nagtanong. Ginoo, Wade, Mr. Darating na sina Liu at Mr. Chen sa loob ng ilang minuto.
Ngunit may nangyaring ganito kay Samson. Ano ang dapat kong gawin para sa seremonya ng housewarming? Walang pakialam na sinabi ni Charlie, ito ay walang iba kundi isang pagdiriwang. Si Samson man ang mamuno dito o hindi ay hindi dapat ganoon kahalaga, di ba? Kinakabahang sinabi ni Amin, Mr. Wade, wala kang alam. Mr. Leo, siya ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa panahon ngayon para sa usapin ng housewarming ceremony. Especially niyang inimbitahan ng mga kilalang media mula sa buong Hong Kong. Nakatayo sa gate ng villa, daan-daang reporter ang naghihintay na pumasok para panoorin ang seremonya. Kung wala si Samson, walang mag-host ng seremonya. Natatakot akong pagtawanan nila tayo dahil dito. Tumango si Charlie, saka tumingin kay Stella, na nasa tabi niya. Kaya't nagkaroon siya ng plano at sinabi kay Amin, aking lutisin ang bagay na ito, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Ang altar para sa pagsasanay ay kailangang alisin mula sa labas. At dahil wala na si Samson, haharapin ko ang Feng Shui Metaphysics sa pagkakataong ito. Si Amin ay walang ideya sa oras na ito, at maaari lamang umasa na magagawa ito ni Charlie ng maayos. Pagkatapos gumawa ng arrangement, nagpasalamat siya at sinabing, Mr. Wade, ipaubay ako na ito sa iyo sa pagkakataong ito. Bahagyang ngumiti si Charlie, okay, sige, gawin mo muna ang iba, at ako na ang mag-aayos ng iba. Umalis si Amin na may malaking pasasalamat, at pumunta si Charlie kay Stella at nagtanong. Miss Faye, gusto mo bang pansamantalang gumanap bilang host? Medyo hindi sigurado si Stella, Mr. Wade. Walang masama sa pag-host, pero Feng Shui Metaphysics, at ang proseso ng lokal na seremonya sa Hong Kong. Hindi ko maintindihan, hindi ko alam kung paano mag-host. Ikanaway ni Charlie ang kanyang kamay, kung si Miss Faye ang host, hindi mo kailangang sumunod sa mga lokal na pamamaraan sa Hong Kong. Magagawa mo ito hanggat gusto mo, naniniwala ako na sa iyong mahusay na pagsasalita, magagawa mong ganap na mag-host. Kabanata 4,750. Narinig ito ni Stella, medyo nabuhayan siya ng loob, at tinanong siya. Kung gayon sa anong kapasidad ko mamumuno sa seremonya ng housewarming? I mean, kapag nagpakilala ako, sasabihin ko bang kilala ko si Gerard? O kilala ko si Mr. Chen? Umiti si Charlie at sinabing, sa bagay na ito ngayon, gusto talaga ng Hong Kong na makita ang kahihiyan ni Gerard. Kung tutusin, sa kanilang opinyon, binigyan ni Tio Chen si Gerard ng berdeng sombrero noon. Kaya gusto nilang malaman kung bakit sumuko si Gerard na habulin si Uncle Chen. At kahit na bumili ng napakamahal na mansyon para sa kanya. Kung sasabihin mong kilala mo si Tio Chen, iisipin nila na napilitan si Gerard na sumuko. Dahil si Tio Chen ang iyong suportado, huwag mo siyang masyadong mawalan ng mukha sa edad niya. Tumango si Stella nang may pag-unawa at nakangiting sinabi. Then what do you mean? Gusto mo bang magpakilala ako, o sasabihin kong kilala ko na si Gerard? Oo, umiti si Charlie at sinabi, sabi mo matagal na kayong magkakilala ni Gerard. At sa pagkakataong ito sa Hong Kong, pumunta ka para talakayin ang pakikipagtulungan kay Gerard. Si Gerard ang espesyal na nag-imbite sa iyo na manguna sa seremonya. At narinig mo rin ang tungkol sa kanya at kay Hogan. Pagkatapos ng mga nakaraang pangyayari, nadama mo na ang relasyon sa pagitan nilang dalawa ay napaka-positibo, kaya pumayag ka sa kanyang kahilingan. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Charlie, sa totoo lang, dalawa lang ang iyong mga gawain. Ang isa ay upang matagumpay na matapos ang seremonya ng housewarming, at ang isa ay upang bigyan si Gerard ng higit na mukha. Tumango si Stella, bahagyang ngumiti, at sinabing, Mr. Wade, kung hindi ako mapagpakumbabo kung ang pamilya Faye ay nag-e-endorso ng isang kumpanya o individual. Ito ay katumbas ng paglikha ng isang malaking halaga ng mabuting kalooban para sa kanya. Ang isang beses na gastos na binayaran ni Gerard upang malutas ang bagay na ito. Ang ganitong uri ng mabuting kalooban ay halos makapagdala sa kanya ng tuloy-tuloy na daloy ng mga benepisyo sa hinaharap. Kaya sa transaksyong ito, maaari kang mawala ng pera sa halip. Umiti si Charlie at sinabi, ang pangunahing layunin ng pagpunta ko sa Hong Kong ay upang lutisin ang mga gawain ni Uncle Chen.
Tungkol sa kung si Gerard ay makikinabang sa huli, hindi ako mag-abala sa kanya. Nakangiting sabi ni Stella, parang ngayon lang ako nagkalkula. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, nararamdaman ko ngayon na dapat na naliligaw si Gerard. Curious na tanong ni Charlie, bakit nagbago ang pananaw mo? Seryosong sinabi ni Stella, hindi ko lang pinansin si Jemima. Na in love na siya sa iyo, bagamat nakuha ni Gerard ang endorsement ng pamilya Faye. Ngunit nawala sa kanya si Jemima, at sa huli, mas marami ang nawala sa kanya. Medyo nahihiyang sinabi ni Charlie, ang sinabi mo ay parang nawala sa kanya si Jemima. Katulad ng nangyari kay Miss Faye, mas na-appreciate ko lang siya base sa mga ordinaryong kaibigan. At wala akong ginawa sa kanya, paano masasabing nagbayad si Gerard in the form of Jemima? Bahagyang ngumiti si Stella, at makahulugang sinabi, minsan. Kung hindi ka gumagawa ng isang bagay sa kabilang partido, ito ay mas mabuti kaysa sa isang bagay na aktwal na nangyari. Takang tanong ni Charlie, ano ang ibig sabihin nito? Mabilis na ikanaway ni Stella ang kanyang kamay, kalokohan lang ang sinasabi ko. Mr. Wade, don't mind. Nang matapos siyang magsalita, narinig niya ang tunog ng paputok sa looban ng villa. Sinundan ng tunog ng mga gong, tambol, at suuna, na parang nagsimula ng magtanghal ang Lion Dance Team. Sa oras na ito, nagmamadaling pumasok si Amin at sinabi kay Charlie. Ginoo, Wade, dumating na ang convoy sa pinto, at papasok na sila. Tumango si Charlie at tinanong siya, nailigpit na ba ang mga gamit ni Samson? Mabilis na tumango si Amin at sinabi, ayon sa iyong mga tagubilin, inilagay ko ang mga ito. Sige. Umiti si Charlie at sinabi, si Miss Faye ang mamumuno sa seremonya ng housewarming ngayon. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Stella at sinabing, Miss Faye, ipapaubaya ko sa iyo ang lahat. Nagulat si Stella, Mr. Wade, hindi ka ba pupunta? Umiti si Charlie at sinabing, napakaraming media reporter sa labas. Kaya ayokong magpakita ng mukha, para hindi makilala. Para kay Charlie, ang ikinabahala niya ay kung ipalabas siya ng TV media, makikilala ang kanyang mukha ng pamilya ng kanyang lola. Sa front end time, uminom si Sarah ng blood-saving pill at pumunta sa isang pamilya bilang kanyang nobya. Nasa isang tiyak na lawak ay muling nagpasigla sa determinasyon ng isang pamilya na mahanap siya. Gayunpaman, hindi binalak ni Charlie na kilalanin sila pansamantala. Natural, pinakaangkop na hindi dumalo sa ganitong uri ng okasyon na binibigyang pansin ng buong Hong Kong. Naunawaan din ni Stella ang orihinal na intensyon ni Charlie sa paggawa ng desisyong ito, at bahagyang tumango. Okay, Mr. Wade, since that's the case, then please rest assured and leave the matter to me, siguradong hindi kita bibiguin. Kabanata 4751. Dumagsa ang mga reporter kasunod ng motorcade. Ang pinakamahusay na Lion Dance Team sa Hong Kong ay nagtanghal ng dalawang parang buhay na sayaw ng leon sa isang nakasisilaw na paraan. Pambihirang buhay ang eksena, bagamat noon pa man ay ayaw ni Charlie sa mga masiglang eksena ngunit ngayong nakikita ang eksenang ito, napakagaan ng loob niya. Pumangon ang makapal na usok na dulot ng pagsabog ng mga paputok kasabay ng malakas na amoy ng pulbera. Ang pamilyar ngunit hindi pamilyar na amoy na ito ay biglang nabuhayan ng loob ni Charlie. Gusto niya ang amoy ng usok ng pulbere kapag nasusunog ang mga paputok mula pa noong bata pa siya. Ngunit sa pagbabawal sa mga paputok at paputok saan man sa paglipas ng mga taon. Matagal na niyang hindi naamoy ang pamilyar na amoy na ito. Maaaring may kaugnayan din ito sa pagmamahal ng mga inchik sa mga paputok at paputok sa panahon ng mga pagdiriwang at kaganapan. Kaya't sa tuwing naaamoy ng isang tao ang amoy na ito, ito rin ay isang magandang panahon para sa muling pagsasama-sama ng pamilya at mga masasayang kaganapan. Lalo na noong bata pa si Charlie noong bagong taon at iba pang kapistahan. Ang kanyang mga magulang ay maglalaan ng espesyal na oras upang samahan siya sa pagpapaputok. Sa oras na iyon, hindi makapaghintay si Charlie na mag-shoot mula 30 ng bagong taon hanggang 15 ng unang buwan ng Lunar. Kaya't ang ganitong uri ng alaala ay gagawin din ni Charlie na hindi sinasadyang mahanap ang kaligayahan na natatangi sa kanyang pagkabata. Tumayo si Charlie sa gilid ng terrace, huminga ng ilang matako,
at hindi maiwasang isipin muli ang kanyang mga magulang. Kadalasan, malakas siyang tao. Bihira siyang lumuha at hindi natatakot. Gaano man kahirap ang ibigay sa kanya ng buhay, kaya pa rin niyang mabuhay ng nakangiti. Ngunit kapag namimiss na niya ang kanyang mga magulang, malalantad ng hindi sinasadya ang marupok na sensitivity sa kanyang puso. Ang kanyang pagkatao ay tulad ng isang hedgehog na may malakas na baluti, at ang kanyang mga magulang ay ang kanyang malambot at marupok na tiyan. Nakita niya si Hogan na nakasuot na lumabas ng sasakyan. Si Hogan ay nakasuot ng parehong suit na dinala niya noong siya ay tumakas sa Estados Unidos. Pagkaraan ng napakaraming taon, akma pa rin ang suit. Maputi ito, ngunit mukhang napakasigla. Sa isip ni Charlie, bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ng kanyang ama noong bata pa siya. Ang mga salitang iyon din ang dahilan kung bakit tumanggi siya sa kanyang lolo at nagpumilit na ibalik ang kanyang ina sa China. Sinabi niya, "Charlie, kailangan mong tandaan na ang sinumang may matuwid na puso at laman at dugo. Dapat magkaroon ng 3 kaluluwa at 7 espiritu. Kung ang gayong tao ay malayo sa kanyang tinubuang bayan sa mahabang panahon. Ang 3 kaluluwa at 7 espiritu ay mawawala ng 1 kaluluwa. Kapag pumunta ka sa iyong sariling bayan, ang nawawalang kaluluwa ay natural na matatagpuan. Kung hindi ka bumalik sa iyong tinubuang bayan, o kung nawala mo ang iyong tinubuang bayan, kung gayon ang kaluluwang ito ay hindi na mahahanap muli." Ang makita si Hogan ngayon ay tila bata pa sa magdamag. Sa edad na 10 taong gulang, biglang napagtanto ni Charlie ang tunay na kahulugan ng mga salita ng kanyang ama. Sinabi rin ni Itay, sa 3 kaluluwa at 7 espiritu ng mga tao. Ang 3 kaluluwa ay ang kaluluwa ng langit, ang kaluluwa ng lupa, at ang kaluluwa ng buhay. Ang kaluluwa ng langit ay nangangahulugang tinubuang bayan, ang kaluluwa ng lupa ay nangangahulugang mga magulang, at ang kaluluwa ng buhay ay nangangahulugang sarili. Charlie, alam mo ba kung bakit sa mahabang kasaysayan ng 5,000 taon? Sa tuwing ang bansa ay nasa krisis o ang bansa ay nawala. Hindi mabilang na mga ninuno ang nag-aalay ng kanilang buhay para sa bansa ng sunod-sunod. Walang alam na umiling ang batang si Charlie, at nagtanong, "Bakit tatay?" Umiti si Itay at ipinaliwanag, "Iyon ay dahil maaaring mawalan ng mga tao ang 2 kaluluwa at 7 espiritu. Ngunit hindi sila maaaring magkaroon ng kaluluwa sa langit. Sa 3 kaluluwa at 7 espiritu. Ang kaluluwa sa langit ang pinakamahalaga dahil ito ay kumakatawan sa pinakamataas na paniniwala ng isang tao. Ang paniniwala ng isang tao sa sariling bayan, sa inang bayan, at sa bansa ang pinakamataas na paniniwala. Ito ang dahilan kung bakit pinili ni Itay na bumalik sa China, at kung bakit napakaraming naranasan ng mga Hudyo na makakuha ng sariling lupain. Nagkaroon ng maraming paghihirap, ngunit kailangan pa rin nilang bumalik sa Palestine at desperado na itayo ang Israel. Dahil sila, tulad ng kanilang mga ama, ay gustong mahanap ang kanilang mga kaluluwa sa langit. Nawalan sila ng sariling bayan. Kabanata 4752. Hindi naiintindihan ng batang si Charlie ang damdamin ng pamilya at bansa. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit naluluha ang kanyang ama nang sabihin niya ito. Ngunit ngayon, nang makita niya ang nagniningning na mukha ni Hogan na parang ipinanganak na muli, talagang naunawaan niya ang nag-aalab na sinseridad ng kanyang ama. Hindi maiwasan ni Charlie na isipin na hindi niya iniwan ang kanyang tinubuang bayan upang umunlad sa ibang bansa. Ni hindi niya nakalimutan ang kanyang orihinal na intensyon, ninabulag siya ng material na pagnanasa. Ngunit ang kanyang 3 kaluluwa at 7 espiritu ay matagal nang tumigil sa pagiging ganap. Dahil simula noong araw na namatay ang kanyang mga magulang, at ang kanyang kaluluwa sa lupa na kumakatawan sa kanyang mga magulang ay umalis din kasama sila. Nang si Charlie ay nagbubuntong hininga sa emosyon, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses sa tabi niya na nagtanong. "Ginoo, Wade, anong iniisip mo?" Bahagyang nagulat si Charlie, lumingon siya, at nakita niya na si Jemima ay lumapit sa kanya sa isang punto. Nagulat siya, at the same time medyo natakot. Hindi niya inaasahan na magiging pabaya siya, at kahit isang ordinaryong tao tulad ni Jemima ay hindi niya napansin. Kaagad, bumalik siya sa kanyang katinuan, bahagyang ngumiti, at sinabi sa kanya. "Iniisip ko ang ilang mga lumang bagay." Pagkatapos magsalita, tinanong niya ito,
Kailan dumating si Miss Leo? Kakadating ko lang. Umiti din ng bahagya si Jemima, saka naglakad papunta sa gilid ni Charlie. Tiningnan ang buhay na eksena sa ibaba, at tinanong siya, ngayon mo lang ba iniisip ang mga magulang mo? Well, hindi ito itinanggi ni Charlie, marahang tumango, ngumiti ng nakakahiya sa sarili, at mahinang sinabi. Pagaman 20 taon na ang nakalipas, namimiss ko pa rin sila. Tungkol sa paksang ito, sina Jemima at Charlie ay halos nasa parehong frequency superior. Halos naiintindihan niya ang nararamdaman ni Charlie. Kaya't hindi niya napigil ang bamantong hininga, pagkatapos ay humakbang pasulong, naglakas loob. Kinuha ang inisyatibo upang hawakan ang kamay ni Charlie, at pinisil ito sa kanyang palad. Para bang ginagamit ang pamamaraang ito para iparating ang kanyang pag-aalala at aliw sa kanya? Sa takot na mag-isip si Charlie ng sobra, iniba ni Jemima ang usapan at sinabing, Ginoo, mukhang mas mabuti na ang kalagayan ni Chen kaysa kahapon. Oo, tumango si Charlie at same time na sinabi, nabawi na niya ang kanyang makalangit na kaluluwa. Pagkatapos sabihin iyon, nakita niya si Hogan na tinutulungan ang kanyang matandang ina palabas ng kotse. At nagmamadaling sinabi, Hindi lamang ang kaluluwa ng langit, ang kaluluwa rin ng lupa. Nagtatakang tanong ni Jemima, Mister, kilala rin ni Wade ang 3 kaluluwa at 7 espiritu. Natigilan si Charlie, at hindi napigil ang magtanong, alam mo rin. Of course, umiti si Jemima at seryosong sinabi, Mister, Wade, huwag mong kalimutan. Nag-aaral ako ng Chinese, at nag-aaral ako ng Chinese sa loob ng maraming taon. Sa katunayan, kasama ng wika ang natutunan ko ay pilosopiya at kasaysayan. Malumanay na tumango si Charlie at sinabing, mas magandang magbasa. Ang kakanyahan ng 5,000 taon ng sibilisasyon ay nasa aklat. Umiti si Jemima, bagaman hindi pa natapos ni Mr. Wade ang unibersidad. Maraming tao ang gustong pumunta sa libro, di ba? Alam ninyong lahat ang hindi kilalang Daoist na kaisipan tungkol sa Chipo. Natawa si Charlie sa kanyang sarili, hindi ako nagbabasa ng maraming libro, at 20 taon na akong nahihirapan sa ibaba. Paano ako magkakaroon ng napakaraming oras at lakas para magbasa ng marami? Ito ay maliliit na bagay, sinabi sa akin ng aking ama noong naroon ako. Seryosong sinabi ni Jemima, sa totoo lang, hindi pa huli ang lahat para magbasa. Kung makapaglaan ng oras si Mr. Wade, makakagawa muna siya ng plano para sa kanyang sarili. Subukan mong magbasa ng 1 libro sa 1 buwan, at pagkatapos ay magsikap na magbasa ng 2 libro sa 1 buwan at pagkatapos ay pumunta para sa 1 libro sa 1 linggo. Pagkatapos magsalita, idinagdag ni Jemima, kung hindi ito nagustuhan ni Mr. Wade, matutulungan kitang gumawa ng plano sa pagbabasa. Hindi napigilan ni Charlie na tanungin siya, dapat ko bang gawin ito? Magkakaroon ba ng random check ng progress at assignments? Nahihiyang umiti si Jemima at sinabing, kaya ko kung kailangan ito ni Mr. Wade. Kabanata 4753. Sa harap ng magandang hangarin ni Jemima, hindi tumanggi si Charlie. Kahit bilyonaryo na siya, nanghihinayang pa rin siya na hindi siya nakapagtapos ng mas mataas na edukasyon. Dati, ayaw na niyang mag-ukol pa ng oras sa pagbabasa ng mga libro, pero hindi niya napigilan ang sarili sa maraming oras. Sa 1 taon nang siya ay nagpakasal, maliban sa oras ng pagtulog. Talagang hindi niya tinanggal ang kanyang apron, at walang sinumang humimok sa kanya na magbukas ng libro. So, ang ugali ng pagbabasa, hindi niya talaga na-develop sa mga nakaraang taon. Dahil handang gampanan ni Jemima ang papel na humihimok at gamabay, natural na pumayag si Charlie. Tuwang-tuwa siya at sinabi sa kanya, pagkatapos ay naabot namin ang 1 pinagkasunduan. Tandaang magrehistro ng email kapag may oras ka, tutulungan kitang pumili ng 1 libro. At pagkatapos ay ipadala sa iyo ang elektronikong bersyon ng mga aklat sa pamamagitan ng email. Para makapagbasa ka anumang oras at kahit saan sa iyong mobile phone. At kapag halos tapos ka ng magbasa, padadalhan kita ng 1 katanungan sa pamamagitan ng email. At dapat mong subukan ang iyong makakaya upang sagutin ang mga ito sa oras na iyon. Tumango si Charlie at seryosong sinabi, no problem, Teacher Jemima.
narinig ni Jemima na tinawag ni Charlie ang kanyang guro, at nakangiting sinabi, "Ikaw ang unang tumawag sa akin na guro." Umiti si Charlie at sinabing, "Kung gayon, maituturing akong unang disipulo mo." Nakangiting tanong niya, "Sa tingin mo ba ay angkop akong maging guro? I mean, isang tunay na guro." "Angkop," seryosong sinabi ni Charlie, "upang maging isang tunay na kwalipikadong guro, kailangan mo munang matutunan ang isang bagay. Ikaw ay ganap na naaayon sa puntong ito. Ang pangalawa ay ang pagiging isang guro, naniniwala ako na wala kang problema doon." Pagkatapos magsalita, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Maraming guro ngayon ang nawala ng orihinal na intensyon sa pagtuturo. At tinuturuan ang mga tao, at nagmamalasakit lamang sila sa paghabol sa katanyagan at kayamanan. Ngunit naniniwala ako na kung magiging guro ka, Miss Liu, hindi ka magiging katulad nila. Kaya sa palagay ko kung magiging guro ka, dapat kang gumawa ng mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga tao. Matapos pakinggan ang mga salita ni Charlie, si Jemima ay nabuhayan ng loob. At hindi niya maitago ang kanyang panonibig at sinabing, "Dahil malaki ang tiwala sa akin ni Mr. Wade. Susubukan ko ang aking makakaya upang umunlad sa direksyong ito sa hinaharap." Tumango si Charlie at nagturo, "Kung talagang magiging guro ka sa hinaharap, dapat mong tandaan na huwag kalimutan ang iyong orihinal na intensyon." "Alam ko," mataimtim na tumango si Jemima, pagkatapos ay may naalala, at tinanong siya, "Ginoo, Wade, babalik ka ba sa United States ngayon?" "Oo," sabi ni Charlie, "bumalik sa gabi." Nag-aatubili na sinabi ni Jemima, "Kung gayon, maaari ba akong pumunta sa paliparan upang ihatid ka?" Nag-isip sandali si Charlie, at sinabing, "Kung gusto ni Miss Liu, siyempre, hindi ako titigil. Ang tanong ay, hindi ba ito masyadong maraming problema para sa iyo?" "Hindi," nagmamadaling sinabi ni Jemima, "wala akong gagawin sa gabi. Siguradong darating ang tatay ko kapag ganoon, sasamahan kita." Charlie nodang, "Okay." Kabanata 4754. Sa oras na ito, magtatapos na ang pagtatanghal ng Lion Dan sa Villa Courtyard. Si Gerard at ang pamilya Chen ay nakatayo lahat sa entablado na itinayo ng maaga. At sa background ng entablado ay espesyal na isinulat upang batiin ang pamilya Chen sa paglipat ng bahay. Dalawang makapangyarihang leon ang tumalon mula sa bukas na espasyo sa ilalim ng entablado. Mar Engel na nakatayo sa magkabilang gilid ng entablado, at pagkatapos ay naglabas ng dalawang salita mula sa kanilang mga bibig. Ang isa ay pagbati sa housewarming, at ang isa ay ang kasaganaan ng bahay, na itinuturing na regalo mula sa dalawang mabuting ulo. Si Gerard ay mukhang mas masaya kaysa kay Hogan sa oras na ito, pumapalakpak habang hinahanap ang anino ni Stella. Dahil ipinangako sa kanya ni Charlie na si Stella ay magbibigay ng talumpati ngayon. Ang alon ng mga operasyong ito ay direktang Sam Iris sa kisame ng mukha ni Gerard sa Hong Kong. Kaya lang, napapaligiran siya ng hindi mabilang na mga reporter na kumukuha ng litrato sa mga oras na ito. At hindi niya makita si Stella, at ayon sa orihinal na plano. Sa oras na ito, si Master Samson ang mamumuno sa seremonya ng housewarming. Pero hindi niya alam kung bakit, walang bakas si Samson sa eksena. Ang masama, bigla niyang natuklasan na ang ritual na altar. Na si Samson ay gumugol ng maraming lakas sa pag-setup ay nawala ng walang bakas. Kaya mabilis niyang hinayla si Amin sa kanya at nagtanong sa mahinang boses, "Nasaan si Master Yu? Bakit siya nawawala?" Ipinaliwanag ni Amin sa kanyang tainga, "Mr. Liu, may nangyari kay Master Yu. Mukhang nakagat siya ng isang bagay na pinalaki niya. At medyo seryoso, at dinala lang siya ng ambulansya." "Ano?" Natatakot na sinabi ni Gerard, "Bubugbugin ko ang iyong baga. Dinala siya ng ambulansya. Sino ang hahawak sa seremonya ko ngayon?" Nagmamadaling sinabi ni Amin, "Huwag kang mag-alala, Mr. Liu, nag-ayos na si Mr. Wade. Para mamuno si Miss Faye sa seremonya ng housewarming." Nagulat si Gerard at tinanong niya, "Miss Faye is here to host." "Totoo ba? Hindi biro to ha. May hindi na nakayanan, may nagtaas ng mikropono at malakas na nagtanong." "Ginoo, Liu, pwede mo bang sabihin sa amin kung bakit bigla mong binili itong mansyon para kay Mr. Hogan? Naaalala ko na lagi kayong magkaaway.
Mukhang may ilang relasyon sa love triangle sa nakaraan, bakit mo ginawa itong desisyon ngayon? Oo, Mr. Liu. Malakas din ang sinabi ng isa pang reporter, narinig ko na inihayag mo ang head bounty para bilhin ang buhay ni Hogan. Sa wakas ay bumalik si Hogan sa Hong Kong sa pagkakataong ito, bakit kayong dalawa ay biglang nakipagkamay at nakipagkasundo? Nay, pressure ka ba? Dahil ba kayo ni Miss Fang ay pinagpipilitan ang isa't isa hanggang mamatay? Ang media sa Hong Kong ay palaging nakakalito, lalo na sa linya ng Lace News. Kahit gaano katanda ang kabilang partido, wala silang pakialam sa mukha ng kabilang partido. At sa lalong madaling pagdating nila, gusto nilang alisan ng takip ang mga peklat ni Gerard. Sa oras na ito, medyo nahihiya din si Gerard. Matagal na niyang alam na hindi siya makakatakas sa engkwentro ngayon. Ang dahilan kung bakit dumagsa ang mga media reporters dito ay gusto nilang malaman kung bakit siya magiging malambot kay Hogan. Kaya't nagnganga ang kanyang mga ngipin at naghanda ng kagatin ang bala at sabihin ang mga hinanda niyang pahayag. Kung ang mga reporter ng espiritu ng unggoy, maniwala o hindi, iyon ang kanilang negosyo. Gayunpaman, nang gustong magsalita ni Gerard, isang magandang figure ang pumunta sa entablado na may mikropono sa gilid. Nang makita ng media ang magandang babaeng ito sa entablado, lahat sila ay napabulalas nang hindi makapaniwala. Siya, hindi ba siya ang pinuno ng pamilya Fay, Stella Fay? Talaga, hindi pwede. Mali ba ang nabasa ko? Paano napunta rito ang ulo ng pamilya Fay? Tamang-tama, si Stella Fay iyon. Ginawa ko ang balita tungkol sa kanya ilang araw na ang nakakaraan. Matagal na akong humanga sa ganda niya. Tama iyan. Sa tingin ko ay si Stella Fay mismo. Ito ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Fay. Masasabing isa siya sa pinakamayamang tao na wala pang 30 taong gulang sa mundo. Ang pinakamahalaga, paano siya lilito dito? Kilala niya ba si Gerard? Kabanata 4,755. Sabi ng isa pang media reporter, Gerard. Paano niya nagagawang ganito kalaki ang mukha niya? Ang kanyang mga ari-arian ay hindi malayo sa harap ng pamilya Fay. Baka kilala niya si Hogan. Ngunit ito ay mas imposible. Kung may kakilala si Hogan mula sa pamilya Fay, hindi na siya magtatago sa labas ng napakaraming taon. Lahat ng media reporters ay nakakamera kay Stella. Isa-isa, naghihintay sa kanyang ipahayag ang kanyang pagkakakilanlan, parehong nagulat at natuwa. Sa oras na ito, kinuha ni Stella ang mikropono at bahagyang ngumiti. Salamat sa lahat ng media reporters at mga kaibigan sa pagpunta. Ako si Stella Fay, chairperson ng Fay Group. At ikinararangal kong maimbitahan ni Mr. Gerard na pumunta para pagsilbihan siya at ang pamilya ni Mr. Chen. At pamunuan ang seremonya ng housewarming ngayon. Nakangiting sambit ni Stella na nagpatulala sa lahat ng mga reporter sa eksena. Pagamat nahulaan ng lahat na maaaring kilala ni Stella si Gerard, walang nag-iisip na kaya niyang bigyan ng ganoong mukha si Gerard. Sa kanyang kapasidad bilang tagapangulo ng isang trilyong dolyar na negosyo, ang pagiging VIP dito ay nagpaunlad na kay Gerard. Pero sinong mag-aakalang inimbitahan talaga siya ni Gerard na gumawa ng cameo appearance? Sa housewarming ceremony moderator na ito, sa mata ng lahat, ito ay talagang masyadong mukha para kay Gerard. Alam nilang 1% lang ang asset ni Gerard sa pamilya Fay. Nang makita ang kakilakilabot ng mga reporter na ito, naramdaman lamang ni Gerard ang isang hindi pa naganap na kaganhawahan sa kanyang puso. Walang sino man ang napupuot sa mukha, at sa oras na ito, naramdaman na lamang ni Gerard na ang kanyang lumang mukha ay tila hindi naging ganito kaliwanag sa kanyang buhay. Pagharap ni Stella, iyong mga reporter na orihinal na gustong makita ang mga biro ni Gerard. Gayun din, alisin ang kanilang karaniwang saloobin sa chismis at sinimulang seryosohin ang seremonya ng housewarming. At ginamit din ni Stella ang kanyang perpektong mahusay na pagsasalita at personal na alindog upang ipakita ang 100% kung ano ang nais ni Charlie na ipahayag niya. Nang sabihin niya na hinangaan niya ang mga aksyon ni na Gerard at Hogan para ilabas ang kanilang mga dati ng hinala. Ang mga media reporter sa pinangyarihan ay biglang nakaramdam ng ganoong paraan. Sa oras na ito, nang muli silang tumingin kina Gerard at Hogan. Wala na silang mentalidad na manood ng magandang palabas.
Ngunit talagang naniniwala sila na ang dalawang tao ay maaari pa ring tumawa sa isa't isa pagkatapos ng 20 taon. Na isang kwento lamang ng siglo. Sa threading ni Stella, naging puno ng humanistic spirit ang housewarming ceremony na ito. Ipinadala ng mga reporter sa frontline ang sitwasyon pabalik sa punong tanggapan. Ang hindi mabilang na media sa Hong Kong ay agad ding nagsulat ng napakaraming positibong ulat ng balita. Sa ilang sandali, ang buong Hong Kong ay naantig sa pagkakasundo ng 20 tao pagkaraan ng 20 taon. Sa ganitong paraan, maaari itong ituring bilang pagbibigay kay Gerard ng pinakamahusay na hakbang, na lubos na nagel iligtas sa kanyang mukha. Para kay Hogan, maaari na siyang mamuhay ng tuwid sa Hong Kong. At walang magtatangkang pumatay sa kanya at humingi ng pera kay Gerard. At ang pamilya ni Hogan ay hindi lamang nagpasimula ng isang family reunion. Ngunit ang kanilang buhay ay dumanas din ng mga pagbabago sa lupa. Noong nakaraan, dahil kamag-anak sila ni Hogan, dinanas nila ang lahat ng uri ng pagbubukod sa Hong Kong. Gayunpaman, simula ngayon, ang sitwasyong ito ay magkakaroon ng 180° na pagliko. Sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni Charlie nang makita ang tagpong ito. Tulungan si Tio Chen na bumalik, tulungan siya at ang kanyang pamilya na magtatag ng matatag na pundasyon sa Hong Kong. At the same time makuha ang pangako ni Uncle Chen. Sa hinaharap, magkakaroon ng isa pang general sa kanyang imperyo ng negosyo. Bukod dito, kinikilala pa rin ito ng kanyang ama noon, at maging isang general ang kanyang itinalaga. Pagkatapos ng seremonya ng housewarming, inayos ni Gerard ang kanyang assistant na si Amin. Upang bigyan ng lahat ng mga mamamahayag ng media ng isang malaking pulang sobre sa pangalan ng Hogan, na kung saan ay isang travel at dining allowance. Matapos masyahang umalis ang mga mamamahayag, nagayos si Gerard ng isang marangyang handaan sa villa. Sa piging na ito, bilang karagdagan sa pamilya ni Hogan, naroon din sina Gerard at Bella. Pati na rin ang anak niyang si Jemima. May 2 VIP seat din sa pinangyarihan, na nakalaan para kina Charlie at Stella. Kabanata 4756. Matapos makaupo si Charlie, tumayo si Gerard dala ang baso ng alak, at sinabi sa kanya na may malaking pasasalamat. Ginoo, Wade, lahat ay salamat sa iyo ngayon, hindi ko mailarawan ang pasasalamat ko sa iyo sa mga salita. Upang ipahayag ang aking pasasalamat sa iyo. Salamat, gagawin ko muna ito bilang pagpupugay. Pagkasabi noon, bago pa makapagsalita si Charlie ay ininom niya ang lahat ng alak sa baso sa isang lagok. Bahagyang ngumiti si Charlie at tinanong siya, kontento na ba si Mr. Liu sa mga gawain ngayon? Satisfied, satisfied. Tumango si Gerard na parang bawang, at tuwang-tuwang sinabi. Ginoo. Ang kaayusan ni Wade ngayon ay nagbigay sa akin ng 100 kasiyahan, 1,000 kasiyahan, 10,000 kasiyahan. O hindi, hindi ito kasiyahan, ito ay pasasalamat. Salamat, Mr. Wade. Mr. Wade. Tumango si Charlie at walang pakialam na sinabi. Mas mabuti kung ikaw ay nasiyahan, sa bagay na ito, kahit na ang lahat ay naayos na ngayon. Mabilis na sinabi ni Gerard, oo. Oo, naayos na ang lahat, at pagkatapos ay walang pagbabago. Tumayo din si Hogan na may hawak na isang baso ng alak sa oras na ito, at magalang na sinabi. Young Master Wade, makakabalik na ako sa Hong Kong at makakasama kong muli ang pamilya. Salamat sa iyong tulong, mag-toast din ako sa iyo. Siya rin, tulad ni Gerard, ay uminom ng lahat. Naikuyong muna ni Charlie ang kanyang mga kamao kay Gerard, at sinabing. Ginoo, Liu, may hihilingin akong tulungan ka. Mataray na sabi ni Gerard, Mr. Wade, kung may utos ka, buksan mo lang ang bibig mo. Gusto mo bang umakyat ako sa bundok ng mga espada, lamusong sa dagat ng apoy, hinding-hindi ako kukurap. Bahagyang ngumiti si Charlie, hindi ito masyadong mahirap. Gusto ko lang hilingin sa iyo na pangalagaan mo ang pamilya ni Uncle Chen sa hinaharap. Kung tutuusin, malapit na kayong nakatira ngayon, na medyo mas maginhawa. Hindi ito inisip ni Gerard at sinabing, huwag kang mag-alala, Mr. Wade. Sa hinaharap, ang pamilya ni Hogan ay pamilya ko, at tiyak na aalagaan ko sila. Tumingin siya kay Hogan at seryosong sinabi, Hogan, kung pupunta ka sa mainland para umunlad sa hinaharap.
Aalagaan kong mabuti ang pamilya mo para sa iyo. Huwag mag-atubiling iwanan ito sa akin. Pagkatapos, itinuro niya ang Villa at sinabi, inutusan ko na nasasagutin ko ang lahat ng gastos ng Villa na ito sa hinaharap. At mananagot din ako sa trabaho ng driver, kasambahay, at kasambahay. Babayaran ko ito, at magbabayad ako ng isa pang milyong dolyar sa isang buwan para sa mga gastusin sa pamumuhay. Seryosong sinabi ni Charlie, siyempre, hindi ka maaaring kumita ng pera at magtrabaho para sa ganitong uri ng bagay, kaya kailangan ko pa ring magbayad ng pera. Nagmamadaling sinabi ni Hogan, Young Master Wade, nasanay na ang pamilya sa pagiging matipid sa buong buhay nila. At hindi nila magagamit ang napakaraming pera. Umiti si Charlie at sinabing, ayos lang, parte na lahat ng sahod mo in the future. Hayaan mo na lang ang pamilya mo na magtago para sa iyo. Kinakabahang sinabi ni Hogan, Master Wade, pinamamahalaan ko ang tindahang iyon sa Chinatown sa loob ng maraming taon. Ang roast goose shop ay hindi kailanman gumawa ng anumang seryosong trabaho. Kung kailangan mo ang aking mga lumang buto, gagawin ko ang aking makakaya. Ngunit paano ako makakakuha ng ganoong kataas na sweldo? Maghanda ka lang ng matutuluyan, at bigyan mo ako ng kaunting sweldo, sapat na para manirahan ako sa Oris Hill. Seryosong sinabi ni Charlie, Tito Chen, ikaw ay isang taong lubos na hinangaan maging ng aking ama. At tinatrato ka rin ni Uncle Gu. Palagi kanilang pinupuri, at naniniwala ako na hinding-hindi magkakamali ang kanilang pananaw. Pagkatapos magsalita, idinagdag ni Charlie, higit pa rito, umunlad ang lipunan ng tao sa loob ng maraming taon. Tanging ang agham at teknolohiya ay patuloy na umuunlad. Ngunit ang kalikasan ng tao at ang pangunahing logika ng operasyon ng buong lipunan ay hindi nagbago. Dahil ang tinatawag na pagbabago ay hindi mapaghihiwalay, naniniwala ako na magagawa mong lumikha ng malaking halaga. Nag-echo din si Gerard sa gilid, Hogan, ikaw sa buhay ko ang pinakamatalinong taong nakilala ko. Palagi kong iniisip ito sa loob ng maraming taon, naniniwala ako na ikaw ay nasa tabi ni Mr. Wade sa hinaharap. At tiyak na ikaw ang magiging kanang kamay niya, at palawakin ang teritoryo para sa negosyo ni Mr. Wade. At naniniwala ako na si Mr. Wade ay tiyak na magkakaroon ng katulad ng mayroon ako. Kung hindi, hindi kanya maiisip. Sa pagsasalita nito, hindi napigilan ni Gerard na mapabuntong hininga, sa totoo lang, marami akong naisip sa kama kagabi. At nais na maunawaan ang isang bagay, iyon ay, sa lakas ni Mr. Wade. Masyadong simple lang na tulungan kang lutisin ang mga problema. Hanggat sinabi niya ang isang salita, ang mga sundalo ng Cataclysmic Front ay maaaring mamatay sa akin ng hindi maipaliwanag. Kung gayon, natural na makakabalik ka sa Hong Kong ng ligtas. At hindi na niya kailangang pumunta ng personal. Ngunit ang dahilan kung bakit gustong pumunta ni Mr. Wade sa Hong Kong ng personal ay tiyak na tulungan kang ganap na buksan ang buhol na ito. Hindi lang para hindi ka mag-alala kundi para malaman mo na ikaw ang nang ibabaw sa Hong Kong noon. Kabanata 4757. Sa mundong ito, ang taong higit na nakakaalam sa mga kakayahan ni Hogan ay si Gerard. Kung hindi dahil kay Bella, tiyak na gagawin niya ang lahat para manatili si Hogan sa tabi niya at hayaan siyang kumilos bilang kanyang think tank. Sayang lang at nag-away ang dalawa for the sake of beauty pursuit. Wala sa dalawa ang gumawa ng hakbang noon, at sa wakas ay naging magkaaway sila sa loob ng 20 taon. Ngayong binitawan na ni Gerard ang kanyang mga nakaraang hinaing, mula sa pananaw ng isang matandang kaibigan. Umaasa rin siyang mahahanap muli ni Hogan ang kanyang tunay na halaga. At naramdaman din niya na hindi na kayang hawakan ng kanyang templo ang Buddha Hogan. Maipapakita lamang ni Hogan ang kanyang halaga sa pinakadakilang lawak sa pamamagitan ng pananatili kay Charlie. Nakikita rin niya na tiyak na nakita ni Charlie ang halaga ni Hogan. Kaya't inilaan niya ang labis na enerhiya sa kanya sa lahat ng mga gastos. Sa makatuwid, sa oras na ito, sa isang banda, pinaninindigan niya ang lakas ni Hogan. At sa kabilang banda, ipinapahayag din niya ang kanyang mga saloobin sa ngalan ni Charlie. Bagamat minamaliit na ni Hogan ang lahat, medyo nabuhayan siya ng loob nang marinig ang paninindigan at pag-asa sa kanya ni Gerard. Kaagad, tumingin siya kay Charlie,
at same time na sinabi, "Young Master Wade, makatitiyak ka. Gagawin ko ang aking makakaya para sa iyo sa hinaharap hanggang kamatayan." Seryosong sinabi ni Charlie, "Uncle Chen, sa kabilang banda, sana ay mabago mo ang iyong buhay. Hanapin ang iyong sariling halaga at patunayan ang iyong lakas sa lahat." Ikinulong ni Hogan ang kanyang mga kamao sa magkabilang kamay at nagpapasalamat na sinabi, "Young Master Wade, siguraduhin mo, gagawin ko talaga." Nang makita ang panibagong espiritu ng pakikipaglaban ni Hogan, mas gumaan ang pakiramdam ni Charlie, at nakangiting sinabi, "Sa kasong ito, wala akong dapat ipag-alala. Alaga ang mabuti ni Tio Chen ang iyong pamilya sa mga susunod na araw. Babalik ako sa Estados Unidos sa gabi. Kokontakin kita bago bumalik sa China, at makikita kita pagbalik natin." Bahagyang tumango si Hogan, ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabing, "Master Wade, dapat kang maging mas maingat sa Estados Unidos." Bahagyang ngumiti si Charlie, "Huwag kang mag-alala, Tio Chen, alam ko ang alam ko." Pagkatapos ng tanghalian, abala ang pamilya ni Hogan sa paglilinis ng kanilang bagong tahanan. Habang sina Gerard at Bella ay nagpumilit na manatili para tumulong, si Jemima ay papasok sa paaralan sa hapon, kaya bago umalis, tahimik na sinabi ni Sekai Charlie na lumipad pagkalipas ng 7 PM gaya ng orihinal na plano. At huwag isulong ang oras ng pag-alis, diretso siya sa airport para makita siya. Natural na pumayag si Charlie, at pagkatapos mapanood si Jemima na paalis, pinalak niyang mamili sa sentro ng lungsod at bumili ng mga regalo para sa kanyang asawa at biyenan. Sa tuwing lumalabas siya sa bakuran ng Feng Shui, siya ang magkukusa na bumili ng mga regalo para sa kanilang dalawa na naging ugali na. Kaya bumalik siya sa villa, hinanap si Stella, at tinanong siya, "Miss Fay, ano pang mga arrangement ang mayroon ka para sa hapon?" Umiling si Stella, "Mr. Wade, wala akong ibang arrangement. Kung wala ka ring ibang mga pagsasaayos, maaari tayong lumipad ng mas maaga. Para hindi na tayo mag-aksaya ng hapon dito." Umiti si Charlie, "Hindi natin kailangang umalis ng maaga. Maaari kang sumama sa akin sa pamimili sa hapon at bumili ng ilang madaling gamiting regalo." Narinig ni Stella na gusto siyang anyayahan ni Charlie na mag-shopping, at sinabing may kagalakan, "Okay, Mr. Wade, karangalan ko na makasama ka sa pamimili." Umiti si Charlie at sinabing, "Hindi mo kailangang maging magalang, ituring mo lang ito bilang pagbibigay ng payo sa akin. Ang pinakamahirap na bagay para sa akin ay ang bumili ng mga regalo, matutulungan mo akong magdesisyon." "Sige." Kinagat ni Stella ang kanyang mga labi at nagtanong, "Kailan tayo aalis?" "Ngayon," sabi ni Charlie, "kakamustahin ko si Uncle Chen at aalis na kami." Kabanata 4758. Hindi nagtagal, kinausap ni Charlie si Hogan at nagmaneho kasama si Stella patungo sa pinakamalaking distrito ng negosyo sa Hong Kong. Habang nasa daan, tinanong siya ni Stella, "Mr. Wade, anong klaseng regalo ang balak mong bilhin para sa pamilya mo?" Umiti si Charlie at sinabing, "Asawa ko lang at biyenan ko. Kaya, pumili lang ng isang bagay na mas gusto ng mga babae." Tumango si Stella at ngumiti, "Para sa mga babae, ang mga bag at alahas ay talagang pinakamahusay na pagpipilian. Kung tungkol sa mga bag, sila Hermes at Chanel. Kung tungkol sa mga alahas, magkakaroon ng higit pang mga tatak. Tulad ng Van Cleef at Arpels, Tiffany, at Bulgari. Lee, ito ay isang magandang pagpipilian." Sabi ni Charlie, "Hindi ko kukunin ang bag, naibigay ko na ito noon pa, ngunit naiisip ko ang tungkol sa alahas." Sa pag-iisip nito, bigla niyang naalala ang sitwasyong tinulungan siya ni Warnia na iset up para kay Elaine. Sa oras na iyon, halos lahat ng pera ay ginastos ni Elaine dahil sa isang emerald necklace mula sa Bulgari. Biglang naisip ni Charlie kung bibili ba si Elaine ng isa pang kwintas na eksaktong kapareho. Bilang kwintas, binili niya noong nanalo siya sa loto, ano ang mararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang puso? Sa pag-iisip nito, sinabi ni Charlie nang walang pag-aalinlangan, "Punta tayo sa Bulgari." Hindi nagtagal, ipinarada ng dalawa ang sasakyan at dumating sa pinakamalaking Sogo Department Store sa Hong Kong.
Upang hindi makilala, nagsuot si Stella ng maskara at salaming pang-araw at sinundan si Charlie sa mall. Pagdating pa lang nila sa mall, nakita ni Stella ang sign ng Bulgari. Kaya't sinabi niya kay Charlie, "Mr. Wade, Bulgari ay naroon." "Sige." Tumango si Charlie at sumama sa kanya sa storefront. Sa tindahan, isang shopping guide ang humakbang at masigasig na nagtanong. "Welcome to Bulgari, ano ang gusto ninyong makitang dalawa?" Tanong ni Charlie, "Nabalitaan ko na may emerald necklace ka sa tindahan. May stock ba?" Nagmamadaling sinabi ng shopping guide, "Oo, sir, may stock na, sandali." Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ng shopping guide ang isang emerald pendant necklace mula sa counter. Ibinigay ito kay Charlie, at magalang na sinabi, "Sir, itong emerald necklace na ito ang pinakabago nating model ngayong taon. At nagbebenta ito ng napakahusay, na may presyong 550,000 Hong Kong dollars lamang." Kinuha ni Charlie ang kwintas at tiningnan ito, at nakitang ang ganda talaga ng kwintas. Ipinapakita ang estilo at klase. Sa parehong oras sa mga tuntunin ng pag-uugali, maaari rin itong maging mahina at pinigilan. Hindi kasing kislap at kababaw ng alahas na diamante. Ito ay talagang isang bihirang magandang estilo. Hindi katakataka na handa si Elaine na gastusin ang lahat ng pera para makabili ng gayong kwintas. Bukod dito, naramdaman ni Charlie na para kay Claire ay dapat ding maging angkop na magsuot ng gayong pendant. Hindi lamang sariwa at elegante ang estilo, ngunit ang berdeng pendant ay maaari ring ilabas ang pagiging patas ng balat. Kaya, sinabi ni Charlie, "Okay, gusto ko itong kwintas, pakikuha ako ng dalawa." Nagtataka ang shopping guide, "Sir, gusto mo bang bumili ng dalawang magkapareho?" "Oo." Tumango si Charlie at sinabing, "Kailangan ay eksaktong pareho." Ang gabay sa pamimili ay mitiyagang nagpaliwanag, "Sir, kung balak mong ibigay ito sa iyong asawa, inirerekomenda ko na bumili ka ng dalawang magkaibang estilo. Mas gusto ng mga babae ang iba't ibang estilo ng alahas." Sinabi ni Charlie, "Ibibigay ko ito sa aking asawa at sa aking biyenan." Tumango ang shopping guide at same time na nagsabi, "Kung gayon, iminumungkahi kung bumili ka ng dalawang magkaibang estilo. Ang mga pambabaeng kamiseta, sapatos, tugma sa parehong hairstyle, hindi nila gusto ito. Kung pareho ang suot ng asawa mo at ng biyenan mong kwintas, tiyak na awkward sila." "Umiti si Charlie, nakikinig sa iyo, mas gusto kong bilhin ito. Ito ay upang maging pareho." Para kay Charlie, alam na alam niya ang karakter ni Claire, dedikado siyang personalidad. Walang malasakit sa mundo, at walang pakialam sa sarili. Kung bibili siya ng parehong alahas para sa kanya at kay Elaine, tiyak na hindi siya magkakaroon ng anumang kawalang kasiyahan. Pero iba si Elaine. Ang dalawang pangunahing bawal para sa mga alahas ng kababaihan na binanggit ng gabay sa pamimili ngayon lang. Ang isa ay ang magkaroon ng parehong alahas, at ang isa ay ang magbihis ng katulad ng iba. Basta bumili ka ng dalawang magkapareho para kay Claire at Elaine. Pagkatapos ay haharapin ni Elaine sa parehong oras, ang dalawang hindi katanggap-tanggap na kondisyon. Siya ay sakam at walang pigil, at ayaw ni Charlie na maging masyadong mapagmataas. Para medyo hindi siya comfortable at itama niya para hindi siya masyadong kampante. Kabanata 4,759. Noong namimili sina Charlie at Stella sa mall. Si Jemima, na naghahanda para sa pagtatanggol sa thesis sa paaralan sa lalong madaling panahon. Biglang nakatanggap ng email na pinirmahan ng Orris Hill University. Nang makita niya ang dalawang salita ng Orris Hill University, tuwang-tuwa siya at mabilis na binuksan ang email, at pagkatapos ay hindi niya maiwasang basahin ng mahina ang nilalaman ng email. "Dear Ms. Jemima, hello. Ako ang taong namamahala sa plano ng pagpapakilala ng talento. Natanggap na namin ang iyong cover letter at resume. Pagkatapos ng aming paunang pagsusuri, naniniwala kami na ang iyong sitwasyon ay angkop para sa mga pangangailangan ng aming mahusay na plano sa pagpapakilala ng talento. Espesyal kang iniimbitahan sa Orris Hill para sa isang panayam. Oras ng panayam." Nang makita ito, agad na tuwang-tuwa si Jemima, "Ang galing." Si Emily Chen, isang kaklase, at kaibigan sa parehong major. Tahimik na naghahanap ng impormasyon nang marinig niyang sumigaw si Jemima.
at nagtatakang nagtanong, "Jemima, ano ang nangyayari sa iyo? Ano ang nakakapagpa-excite sa iyo?" Sinabi ni Jemima nang walang pag-aalinlangan, "Nakatanggap ako ng abiso sa pakikipanayam mula sa Orris Hill University. Pagkatapos ko ng depensa, pwede na akong mag-interview. Kung pumasa ako, mananatili ako sa universidad para magturo." Tulala na sabi ni Emily, "Hindi, Jemima, magiging, di ka, mag-aaral sa Universidad ng Hong Kong. Kung gusto mong manatili sa paaralan upang magturo, ang paaralan ay hindi maaaring humingi ng isang mas mahusay na pagpipilian. Bakit kailangan mong pumunta sa isang universidad sa mainland? Paano ang pagtuturo sa isang non-graduate na universidad?" Seryosong sinabi ni Jemima, "Ang Orris Hill University ay hindi isang non-graduate na universidad. Sa kabaligtaran, ito ay isang pambansang double first class na universidad na may malakas na faculty at background ng pag-unlad." Ulalas ni Emily, "Gaano man ito kalakas, hindi ito mas malakas kaysa sa Hong Kong University. At kung mananatili ka sa Hong Kong University, hindi mo kailangang umalis sa Hong Kong. Maaari kang magtrabaho sa iyong pintuan. Mas mabuti na ito kaysa pumunta sa mainland para umunlad." Umiti si Jemima at seryosong sabi, "Maraming taon na akong nasa Hong Kong. At oras na para lumabas at tingnan ang labas ng mundo." Napakunot ng noo si Emily, "Ano ang maganda sa labas ng mundo?" "Sa tingin ko hindi ito kasing husay ng Hong Kong, at Jemima, ang iyong pamilya ay mayaman at makapangyarihan sa Hong Kong. At maaari kang tumawag para sa hangin at ulan. Bakit ka tumatakbo hanggang sa mainland?" Pagkatapos magsalita, nagtataka siyang nagtanong, "Nga pala, Jemima, gusto mong pumunta sa mainland para umunlad, hindi ba dapat para sa pag-ibig?" Agad na lumiwanag ang mga pisngi ni Jemima. Nagkaroon ng red tide. Ngunit ayaw niyang aminin ito, at mabilis na sinabi, "Gusto ko lang umalis sa comfort zone ko, kaya huwag kang manghula." Nakita ni Emily ang pagganap ni Jemima at sinabing napakatindi, "Jemima's sister, matagal na kitang kilala, at kilala na kita. Ikaw ay isang taong hindi marunong magsinungaling. Kapag nagsisinungaling ka, namumula ka. Tingnan mo kung gaano kapula ang iyong mukha ngayon, at sinasabi mo pa rin na hindi." Walang kamalay-malay na inabot ni Jemima at hinawakan ang pisngi niya. Nang mapagtanto niya na talagang mainit ang kanyang mukha, mabilis niyang sinabi sa kanya, "Ito na ang katapusan ng sinabi mo. Hindi ka dapat magsalita ng kalokohan sa iba." Napangiti si Emily. Sinabi, "Okay, hindi ako magsasalita ng walang kaparirikan, ngunit kapatid na Jemima, maaari mo bang masiyahan ang aking pag-usisa? Hindi ko talaga maisip kung sino yon. Anong uri ng alindog ang maaari mong makuha ang korona ng Universidad ng Hong Kong? Sino ang makakasakop sa puso ni Jemima?" Pinandilatan siya ni Jemima at pinaalalahanan siya, "Maging abala sa seryosong negosyo, huwag palaging chismis." Tumawa si Emily, "Walang chismis ang masaya sa seryosong negosyo." Si Emily, biglang may naalala at napabulalas. "Ate Jemima, ang minahal mo ay marahil ang batang dinala mo sa Sim Sha Tsui Charity Sale noong nakaraan, tama ba? Sinabi mo rin noon na fiancé mo siya. May affair talaga. Kabanata 4760. Si Jemima ay tumingin sa kanya ng walang imek, at nagtanong ng walang magawa, "Pwede bang itigil mo na ang pagiging vulgar mo? Kami ni Mr. Wade ay inusente, paano tayo magkakaroon ng relasyon?" "Ginoo, Wade, bayaran ang kawalang kasalanan." Nilabas ni Emily ang kanyang dila at nagbiro. "Sisimulan mo na sigurong pangalanan ang magiging anak ninyong dalawa, di ba? Wade ang surname niya, tapos may anak ka. Ano ang mas magandang pangalan para kay Wade?" "Ay, oo, kung hindi mo nagustuhan, magiging ninang ako sa bata, ano sa tingin mo?" Naramdaman ni Jemima ang kanyang mukha, at medyo galit na sinabi, "Emily, kung palagi kang walang prinsipyo sa hinaharap, kung gayon ay mas mabuti para sa akin na layuan ka." Nagpout si Emily at tinanong siya, "Sister Jemima, kailan ito komportable, pwede mo ba siyang yayain na kumain sa atin? Ako ay isang tao, wala akong ibang kakayahan, talagang may kakayahan akong kilalanin ang scumbag. Magaling man siya o hindi, masasabi ko pagkatapos kumain." Malungkot na sinabi ni Jemima, "Wala akong pagkakataon, aalis siya ng Hong Kong ngayong gabi." "Ah,
Nagtatakang tanong ni Emily, babalik ba siya sa mainland? Kung tama ang hula ko, dapat taga Orris Hill siya, di ba? Napabuntong hininga na lamang si Jemima, babalik siya sa Estados Unidos. Pumalik sa Estados Unidos. Nagmamadaling tanong ni Emily. Kung gayon, bakit ka pupunta sa Orris Hill? Pumunta ka sa United States para hanapin siya. Hinawakan ni Jemima ang kanyang baba at tula lang tumingin sa dingding sa hindi kalayuan, at bumulong. Pupunta siya sa Estados Unidos upang samahan ang kanyang asawa sa paaralan, at babalik siya sa Orris Hill sa susunod na buwan. Tula lang tanong ni Emily, Sister Jemima, ikaw, anong pinagsasabi mo? May asawa na siya. Oo, tumango si Jemima at same time na sinabi, 4 na taon na siyang kasal. Pupunta ako. Hindi makapaniwala si Emily saglit, at sinabi, Ate Jemima, ikaw, bakit hindi mo ito maisip? Walang kamalay-malay na pinahihit ni Jemima ang panulat sa kanyang kamay at bumulong. Hindi naman sa hindi ko maisip, hindi ko lang makontrol ang sarili ko. Sinabi noon, bigla niyang nasulyapan ang oras sa kanang sulok sa ibaba ng computer, at bumulong. Crap, malapit na mag-alas 4, kailangan ko siyang tanungin kung kailan siya aalis. Kuwit. Matapos itong pag-usapan ni na Charlie at Stella, nagtakda sila ng oras para sa paglipad ng eroplano sa alas 7 ng gabi. Ang dahilan kung bakit pinili nilang mag-take-off ng alas 7 ay inaabot ng halos 12 oras para lumipad ang pribadong eroplano ni Stella patungong Providence. Aalis ito ng alas 7 sa oras ng Hong Kong, at ito ay nangyayari sa alas 7 ng gabi lokal na oras sa Providence. Ang oras na ito ay medyo angkop na oras ng landing. Masyadong maaga ay pipigain ang itineraryo ng huling araw ni Charlie sa Hong Kong. Kung huli na, kung dumating ito sa ikalawang kalahati ng gabi, makakaapekto rin ito sa pahinga ng kanyang asawa. Gayunpaman, sa alas 7 ng gabi, medyo nakakahiya para kay Hogan at Gerard. Dahil pareho silang gustong imbitahan si Charlie sa hapunan ng privado. Gusto ni Hogan na pasalamatan ng pamilya si Charlie, ngunit gusto ni Gerard na samantalahin ang pagkakataong ito para mapalapit kay Charlie. Sayang naman ang oras ng pag-alis ni Charlie ay masyadong maaga para magayos ng hapunan. Dahil kung isa sa alang-alang ang iba't ibang mga pamamaraan ng mga international na flight bago sumakay. Nagpasya si Charlie na umalis papuntang airport ng alas 5 ng hapon. Ang oras na ito ay talagang hindi angkop na pumunta para sa hapunan. Nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Jemima na nagtanong sa kanya kung kailan siya aalis. Charlie sa kanya ang pansamantalang oras. Nang makuha ni Jemima ang sagot ni Charlie, mabilis itong tumayo at sinabing may panunibig kay Emily. Emily, mauna na ako, kalahating oras pa lang ay dumating na sa Hong Kong ang reg along inihanda ko para sa kanya. At hindi pa ako nag-abala na kunin ito.